Yan, diba? Yo, nag-start akala, na naman. Then, akala ko up, ano eh, akala ko isa po siyang nagmamayari ng palayan. Oo. Yan. Kaya nagiging six eh. hindi lang mayari ng palayan, mayari daw to, may donya ano to eh, donya daw sa kanila. Ay, grabe yan. O, ano yun? Oh, grabe ano yun? Model ba ng pandisal? So, ay, oo. Ano, parang pandisal. Ano ba yung pandisal na yun? Basta may pandisalan sa dalawang, ano yun eh, dalawang pwesto. Ay, grabe yan. So, grabe yun, ito paano, tuloy mo na, Sir JM. Di ba? Okay. Grabe. Salamat, no. Yun. Talo na. Talo na raw. Panalo po. So, pagpapatuloy ko na po ang pagpapakilala, no. Isa po siyang rookie, no, top earner, no. Savior. And then, isa po siyang pinakamagaling na makikita po nating mentor dito sa Perseverance, pababa po, no? From Perseverance, muna sa pababa na po tayo hanggang po sa graduator, no? Walang iba kung hindi ang nag-iisang teacher ng bayan, no? Makinig ka lang, baka may turo ka niya, no? Walang iba kung hindi si Lina Estabillo, alright? Yan! Yeah. Ayan! Grabe. Overwhelming. Grabe yung pakiramdam ko. Okay lang po ba kayo dyan? Anyway, thank you so much, no, sa mga powerful na host natin ngayong gabi. Kahit hindi sila magsalita, ang tawag doon, nagsusumigaw yung kanilang pangalan dahil sa kanilang mga achievements. So, kilala nyo naman kanina, di ba, yung mga host natin, si Up JM saka si Up Aldrin. So, kudos sa inyo guys. Thank you so much, no? So, magandang gabi po sa bawat isa sa buong Pilipinas at sa ibang bansa, worldwide. Isang mainit na gabi. Ang bati ko sa inyo, isang or universal greeting na lang, no? Good morning. Kasi ang universal greeting, kasi pag sinabing universal greeting, alam nyo yon, kahit anong oras, good morning pa din. Kasi nasa, ano tayo, nasa mundo ng negosyo. Tama po ba? Ayan. Ang hirap pala pag ano, parang mag-isa ka lang, no? Pero ang dami nating mga kasama ngayon. 69, 68. Bago po ako mag-start, gusto ko pong i-welcome yung mga bago. Ayan. Welcome po kayo dito sa ating Zoom gathering po ngayon. At napakaganda po ngayon ang ating pag-uusapan. At magpapakilala po muna ako. Thank you po sa mga business partners natin na nag-chat po sa chatroom natin, Ma'am Julie. At guys, okay. So, bakit parang kinakabahan yata ako? Ayoko kasi na aantokin kayo. Ayoko na maboboring kayo kasi isipin alam mo napaka-interesting na topic ngayon. Kasi last time up JM, may kasalanan ako eh. May kasalanan ako kasi para kumbaga sa isang estudyante, hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. Kaya sabi ko, ang grade ko siguro that time is 75. Pasado naman. Anyway, so okay lang po ba kayo? Okay lang naman po, no? Yung iba naka-off-cam kung may trabaho. At alam nyo kasi sa ganitong oras, no? Medyo yung iba'y naantok na ganyan, umaga ang tulog. Mas maganda mag-on-cam kayo para makita nyo ako. Joke lang. Para mas makatutok po kayo sa topic natin ngayong gabi. So, bago po ang lahat, napahaba na rin po ako, no? Magpapakilala po muna ako. Ako po ay isang guro. Ayan, Lina Estabillo. Isa po akong may pamilya na. Okay, may asawa na at dalawa po yung anak ko. Senior high school students na po sila. Grade 11 at saka grade 12. Ang maganda po doon, kasama ko po sila sa negosyo na to. Buong pamilya po kami. Family account. And ginagawa ko po ito as part-time kasi syempre regular naman po yung trabaho natin. Pero dahil work from home po tayo ngayon, pandemya, so para ang nangyayari, part-time na lang yung trabaho natin as teacher. Dito tayo nagtututok, di ba? So, within ano, ilang buwan na ba ako dito sa negosyo natin? At ang nakakatawa kasi dito habang ginagawa nyo yung negosyo, meron kayong mga nare-receive na awards na syempre nakakapag-motivate naman sa atin na lalong
lalong magsikap, 'di ba? Lalong maabot natin yung mga goals natin. Bakit tayo pumasok sa ganitong klase ng negosyo? At thankful ako. Gusto ko magpasalamat, syempre, bago po ako lumaot. Tagalog na Tagalog. Syempre, gusto ko pong magpasalamat at i-shout out, no, yung mga uplines ko. Unang-una sa mga direct upline ko, kahit wala na po siya ngayon kasi hindi na po siya masyadong active kasi nandun po siya sa Canada. Very busy po siya sa trabaho niya. Pero naging daan po siya para makilala ko po yung negosyo na to. Ang mga kaibigan ko, sobrang close ko sila, sobrang yung nakapag-invite po sa akin sa negosyo na to ay sobrang mga tawag dito mga ka-close ko na mga kaibigan. So actually dalawa silang nag-invite sa akin. So ako na lang po yung pumili kung sino sa kanila magiging direct upline ko. Gusto ko lang pong i-mention, no, kahit wala po siya ngayon dito, nabaliktad kasi ang oras nila sa Canada, si upline Minnie Fernandez at ang grand upline namin si Ma'am Malu. Get well soon up. Tsaka kilalang kilala nyo naman siya kasi Fast and the Furious awardee siya. At syempre, may mention ko na rin po yung ating grand upline, no? Syempre, ang SC, Speed Creators, kung saan po kami talaga nang galing, dun kami pinanganak. Si Upfrank at saka si Ma'am Leia, ayan. At ganun din syempre ang aming, ano, ang aming pinaka-grand upline, si Upvisual sa Gladiators. And gusto ko na rin i-mention si Upnat na lagi nagpo-push din sa amin, lalo na ngayon. Thankful ako kasi binigyan niya ako ng ganitong opportunity na makapag-talk. At I always consider it kasi na ano eh, an avenue, di ba, para matuto tayo sa ginagawa nating negosyo. Kasi sabi nga nila, knowledge is power, di ba? So importante pala, meron kang alam sa negosyo na ginagawa mo. At syempre, yung pinaka-grand upline natin sa buong Dream Fighters, andyan ba siya si Upbench na, alam niyo yung taong to pagka nakakausap ko, lahat ng problema ko, nawawala. Ayun, so, ayan, good morning, good morning, good morning. Sana, no, yung energy natin, no, hanggang sa matapos. Kasi alam niyo, hindi na po ako naglagay dyan ng kung ano-ano tungkol sa background ko, no, kasi hindi naman tayo doon magpo-focus. Pero gusto ko lang pong bigyan ng, ano, konting idea kayo. Actually, after graduation po ng college, nagturo na po ako, pero hindi po siya tuloy-tuloy. And then, nasubukan ko rin po na maging OFW. Kaya dito po, kung may mga OFW po dito, sobrang nakaka-relate po ako sa inyo at sobrang alam na alam ko po yung sitwasyon sa abroad. Kasi once po sa buhay ko ay naging OFW din po ako. Ayan. So, ngayon, kung nandito na po kayo sa ganitong negosyo, napakalaking pribilehyo, napakalaking chance natin na magkaroon tayo ng na mabago yung takbo ng buhay natin. Kasi alam naman natin, di ba, na kapag umuwi na tayo, nag-for good na tayo, ano ba yung naghihintay sa atin? It's either magnegosyo tayo or talaga mag-uumpisa na naman tayo sa wala. Kasi nga nung, ito maalala ko lang, no, nung talagang umuwi na ako kasi 4 times po ako na bumalik-balik ng Hong Kong. Opo, Hong Kong po ako nag-work for 2 years, pero hindi po siya diretso. Ibig sabihin, lagi po ako nateterminate. Ito ang nakakatuwa, ito. Para kidding aside naman, na joke, gumaan-gaan naman yung mga pakiramdam natin, no? First po na employer ko is, hindi po ako nagtagal ng 1 week. Hulaan nyo po, 5 days lang ako. Tapos lately, may nakausap po ako na kasama ko na sa Ireland na ngayon. Akala ko ako yung record breaker sa batch namin. Siya pala yung record breaker kasi 2 days siya. Grabe, no? Ganun katindi. Tapos yung mga succeeding po na kontrata ko, talagang hindi po siya umabot ng 1 year. Kasi doon po kasi, pumunta po ako doon, passage ko sana for Canada. Kaso, sabi siguro ni Lordly na hindi ka para doon, dito ka sa Pilipinas para makapagturo ka. Kaya yun, tinanggap ko naman po yung responsibility at nag-enjoy naman po ako sa trabaho ko bilang high school teacher. Ayan. So, thankful din ako kasi nailapit sa akin yung ganitong negosyo kasi very, very advantageous, very portable kasi sabi nga natin kahit nasa loob tayo ng bahay, kahit anong ginagawa natin, nasa school tayo, basta malakas ang wifi mo, meron kang Zoom, malakas ang signal mo, pwede ka sa ganitong klase ng negosyo. So, sa mga baguhan, mag-observe lang po kayo at makinig lang po kayo dahil naniniwala po ako na
yung pagkakalapit ninyo or pagkakapunta nyo po sa ganitong klase ng negosyo ay merong reason. Kasi yan din po ang tinanong ko noon eh. Kasi dati karati na kasi po ako sa ganito. 21 years old pa lang ako pero bakit ko binalikan? Pero siguro thankful ako doon sa unang experience ko noon kasi nagkaroon po ako ng pagkakataon up Aldrin na na-meet ko po yung hari ng networking. Kasi nasa networking business ko tayo eh. Gusto ko lang po i-explain, no, konti. Ang networking business, hindi po siya masama. Or hindi siya, kasi minsan na i-associate natin siya sa scam or pyramiding, something like that. Hindi po. Lahat po ng ginagawa natin, wala man sa larangan ng negosyo, nag-network pa rin po tayo. Yung pagpapamilya, pag-network din yan, tama? Kasi, dumadami yung angkan natin eh. In the different aspects of life, nagkakaroon tayo ng networking, pagpaparami sa larangan ng sa employment, mga ganyan. So, natin namamalayan. Pero dito lang kasi, sa negosyo natin, yun yung tamang termino. At ang maganda nito, guys, yung oras natin na mumultiply natin. Kaya multiplication of ourselves and our time. Ganun po siya. Ganun po siya kaganda. Kaya nga later on dito magkakaroon tayo ng time and financial freedom. Na yun po talaga din yung, kung naintindihan mo yung ganitong klase ng negosyo, talagang i-aim mo yun, i-goal mo yun. Kasi sino ba naman ang gusto na habang buhay nagtatrabaho? Okay? So, yun po. So, salamat din po kasi dito, habang ginagawa mo yung negosyo, nagkakaroon ka po ng mga awards. So, yung mga binigay po sa akin ng company, yung Eagles Club Awardee, tapos yung consultant, rookie, tapos sa top earner din po sa Saviors. Kasi nung nag-umpisa ako, malakihang bagsakan. Kaya nakuha ko po yung mga ganun. So, dito lang po, maging consistent ka lang, tuloy-tuloy ka lang, makukuha mo yung pangarap mo. At sa ngayon po, meron po akong sariling team. Yun po yung White Eagles International. Ako po yung head coach doon. Kumbaga sa pinaka-main po namin, which is Speed Creator, parang pinaka-apo na po. Kasi nanganak na po ng nanganak. Nag-spill over na. Ayun po. So alam nyo po guys, itong pag-uusapan po natin ngayong gabi. So gusto ko na pong mag-go direct na po tayo sa main topic, no? Ayan. So thank you so much, Upnat, for yan, sa PowerPoint. Mag-start po tayo up dito sa ano. So meron tayong importante po na pag-uusapan ngayong gabing ito. Ito po yung 12 things to avoid in order to become rich. Ibig sabihin, ito po yung mga 12 bagay na dapat nating iwasan. Okay, huwag nating gawin upang makuha natin ang tagumpay o magkaroon tayo ng pagkakataon na maging mayaman. Okay? Ayan. Yung 12 bagay po na ito, isa lang po ang pinupuntirya dito. Isa lang po yung pinaka-main topic natin. Kaya lang, i-disperse natin siya sa iba't ibang topic or iba-ibang usapan. Okay? So, napapansin niyo po dyan sa screen, ego. Okay? So, Abjay, nag-research ka ba? Joke lang. Okay lang po ba kayo? Okay. So, ano kasi eh, gusto ko lang pong i-emphasize, no? Itong salitang ego, okay, siguro madalas nating naririnig yung word na pride, di ba? Yung ego, hindi natin masyadong, hindi common, ganun. Actually, para mas maintindihan po natin, okay, yung dalawang yan, ego at saka pride, halos pareho po ang meaning. Kaya lang, para mas maintindihan po natin, i-differentiate natin siya. Ay, ganun ba? Okay. So, ngayon, kung pansin niyo lang po konti yung picture, nakikita niyo po ba ng malinaw? Di ba yung picture, merong lobo na malaki? Ano ba ang laman ng lobo? Di ba hangin? Sa chemical element niya, tama ba ako, Ma'am Angelie? Helium, tama ba? Pag sa balloon, okay. So hangin siya in short. So ngayon, yung guy dyan, yung lalaki dyan, anong hawak niya? Parang something na, anong tawag dito? Tawag dito parang itak, or maliit na itak, no? So ano ibig sabihin yan? Tama, ayan. Thank you, Angelie, sa ano.
confirmation. Okay. Ibig sabihin yan, okay, yung ating ego, okay, kailangan nating tanggalin. Bakit? Negative ba ang ego? Actually, ang meaning ng ego sa Latin na salita, yan, next slide po. Hindi naman siya masama kasi tumutukoy naman sa ating sarili, di ba? Ego means self or I, di ba? Ako. I, me, and myself. Okay. Pwede na po sa next slide up. Yan. Kaya lang, bakit nagiging negative ang dating? Siyempre, depende yan sa gamit. Diba? Bakit nagiging negative siya? Kasi nga, dumarating sa atin yung pagiging egocentric. Ibig sabihin, nagpo-focus lang tayo sa ating sarili. Ibig sabihin, nag-set tayo ng standard sa ating sarili na kung saan masyadong mataas yung ating self-importance. Masyadong mataas yung regard natin sa ating sarili na yung ibang tao parang ang liit ng tingin mo sa kanila. So, ibig sabihin, sa colloquial term, masyado kang ma-pride. Ganun. Kasi nga, actually, ang word na pride, guys, hindi naman talaga siya negative. Kaya nga, I will make an example, no? Sa group natin, sa company natin, ba meron tayong term na ano, award na team pride? Positive yun, di ba? Kasi, yung achievement, yung accomplishment ng isang group, nagiging pride ng buong team. Kaya nga team pride. Kaya lang, kung double meaning kasi yan eh, pagka na-associate mo sa negative, nagiging negative din yung meaning niya. Okay? So ngayon, okay, ano ang gagawin natin para maging positive yung ego na yan? Next slide po. Ayan. Anong sabi dyan? Ego. Take off the E and let it go. Yan. Tanggalin mo yung E. Yung ere. Mataas ang ere. Parang ganun yung pagkaintindi ko dyan eh, no? And let it go. Para maging positive. Diba? Bakit nga ba kasi tayo nagkakaroon ng ganun na konsepto sa ating sarili or feeling or perception sa ating sarili? Siguro, hindi naman siguro lahat ng tao ganito, no? Pero sa original sin ng tao, balik tayo sa ano, may pagka biblistic yung ano ko, interpretation ko dito. Talagang bilang not a perfect human being, meron talaga tayong ego or pride na sinasabi, yung kataasan. Okay? Ngayon, bumalik tayo sa ano, konting history, no, biblical history. Noong nagkaroon na, napatunayan na ni God yung ano, na nagkasala yung dalawa, anong ginawa ni Adan at Eva? Di ba nagsisihan sila? Kasalanan niya, kasalanan. Nagturuan. Imbes na aminin yung kasalanan. So, imbes na magpakumbaba. So, ganun yun. Ganun ang nangyayari madalas. Kaya, yung ego natin, kung hindi natin kayang ibaba, most likely, ang mangyayari sa atin is pwedeng lumayo yung ibang tao sa atin kasi nga iba yung ating behavior. Nagiging negative na. So, ganyan din sa larangan ng negosyo na ginagawa natin. Alalahanin nyo ang pinag-usapan natin po para hindi tayo mawala doon sa topic. Ito po yung 12 bagay na nakakahadlang upang tayo ay maging matagumpay sa buhay. Siyempre, ang pinaka-goal naman natin dito sa ating business is to earn more money, di ba? Financial freedom. To become financially successful. So ito yung mga bagay na dapat nating alisin sa ating mga sarili. Okay? So ngayon, okay, bago po tayo lumaot, meron lang po akong in-emphasize dito na binigyan ko lang po ng difference itong dalawa na to. Okay? So next, kaya pa ba up na yung slide po? Okay, the key difference between ego and pride. Tama yung sinabi ni Apleya na dapat lunukin ang pride kasi wala talagang maitutulong. Diba? Okay. Yung ego,
para mas maintindihan natin, ito yung sense of self-importance which can lead to arrogance or boasting o pagmamayabang. Kasi nga, nag-set tayo na napakalaki standard, no? Na pedestal sa ating sarili. Na may mga tao kasi na ano eh. Actually, malapit siya sa puso ko. Pero hindi ko naman siya syempre iyaano. Na namimili siya ng kausap. Ayaw niya ng poor na kausap. Yung mga poor people. Sabi ko, grabe naman to. May mga ganun pala, no? Meron silang, anong tawag doon? Meron silang preference. They are selecting. Namimili sila ng kausap. May mga ganun. You cannot blame them kasi ganun sila eh. Ganun talaga yung parang sinet nila, mindset nila. Ganun yung sinet nila na standard sa sarili na. Siguro, they feel na they are superior pag ganun ang ano nila, ang sinet nila sa sarili nila. Okay? May mga ganun ba kayo na-encounter ng mga tao? Okay? Masyadong mataas ang kanyang tingin sa sarili niya. Okay? So, how a person perceives himself or how he thinks, feels, and distinguishes himself from other people. So, mahirap din yung gano'n, yung masyado ka nagpapa-importante o masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ano kaya mangyayari sa'yo, no? Kasi we know for a fact na sabi nga, tayo, we do not live in an island, di ba? No man is an island. Kailangan natin makipag-associate talaga. Pero dahil ngayon COVID, social distancing, but still, online, we are associating with people. Di ba, nakikipag-communicate tayo, ganito. Okay, so, ngayon, ang hindi maganda, pag sinabing egocentric naman na person, anong ibig sabihin nito? Thinking only of oneself without regard for the feelings or desires of. Self-centered po siya. Ibig sabihin ng self-centered. Gusto niya lahat ng attention, lahat ng pagpupuri, lahat ng positive sa kanya. Selfish. Ito po yung mga tao na minsan mahirap nilang tanggapin ang pagkatalo nila. Masyado silang nasanay sa mga pagpupuri o yung mga bagay na alam nyo, hindi naman maganda yung ganun kasi wala namang perfect sa atin, di ba? Okay, next one po, yung sa pride naman. Okay? Hindi naman kasi negative ang pride eh. Pero double meaning po siya para mas maintindihan natin. Pag sinabing pride, a sense of satisfaction. Okay. Gratification, ganyan. A feeling of one may get after an accomplishment or success of oneself or someone else. Tulad yung sinasabi ko po kanina sa group natin, team pride. Siyempre, everybody's happy kasi everybody's successful. Parang ganun. Meron kayo narating na tagumpay. Ngayon, huwag lang tayong malito kasi interrelated kasi yung dalawang word na to eh. Pero depende pa rin sa gamit. So, minsan, mahirap nating differentiate. Kasi lagi din sinasabi, di ba ang sinasabi natin, ang tao na yan, ma-pride. Hindi naman yung sinasabi na ang tao na yan, ma-ego. Di ba? Tama? Okay. So, meron na po ba kayong konting idea? Medyo malinaw na po ba ngayon? So, ang pag-uusapan po natin ngayon, guys, ay hindi po pride, kundi ego. Kaya lang, para mas maintindihan natin ng mas malinaw, kasi nakasanayan naman na kasi natin na pag sinabing ego, pride, pwede naman na natin i-associate yung terminology na yan. Okay? So ngayon, let's go to number one. Okay? Ayan. Blame ego. Yan yung number one na dahilan bakit hindi tayo nagtatagumpay. Hindi natin nakukuha yung success natin. Okay, bakit? Ano ba yung ibig sabihin niyan? Blame. Naninisi ka sa ibang tao. Okay, ako hindi ko ba ilalayo yung sarili ko, no? One time kasi, yun nga, nag-abroad ako, hindi ako naging successful. Sabi ko sa asawa ko, example lang to ah. Sabi ko, parang biniblame ko yung binan ko kasi nga pinapunta niya ako doon sa abroad. Tapos, parang hindi naman ako nasuportahan, parang ganun. Which is very negative, ang pangit, no? With all the support and love, ganun pa rin yung iisipin mo. Ganun kasi pag negative yung, alam mo yon, yung tumatakbo sa utak mo, wala kang nakikitang maganda. Imbes na sisihin mo yung sarili mo, imbes na tignan mo yung pagkakamali mo, yung ibang tao, pinapaako mo sa kanila yung pagkakamali, yung failure mo. For example, sa school, sa classroom setting,
bumagsak ka, sasabihin mo ba, ay, bumagsak ako kasi hindi ako pinakopyahan ng aming valedictorian, hindi ako pinakopyahan ng katabi ko. Tama ba yun na attitude? Tama ba yun na behavior? Di ba hindi? You have to blame yourself kasi anong ginawa mo? Hindi ka nag-review, wala kang ginawa, hindi ka nag-research, hindi ka nag-effort. Hindi naman nakasalanan ng katabi mo kung hindi ka niya pinakopyahan kasi individual ano yan eh, performance eh. Sisihin mo yung sarili mo. Pero most likely, ganito, if you are aware, no, we are aware naman sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, bakit may mga tao na sinisisi nila ang government, di ba, pag naghihirap sila, sinisisi nila lahat ng politicians, lahat na sinisisi nila sa kanilang failure sa buhay. Bakit ganon? Umiiwas lang po sila. Umiiwas lang po sila doon sa kasalanan nila. Tama, kasi imbes na tanggapin nila sa sarili nila kung ano yung pagkakamali nila, nagpipinpoint sila ng ibang tao. Anong kinalaman ng politiko sa buhay mo? Anong kinalaman ng gobyerno? Kasi magpalit-palit man yan ang presidency, magpalit-palit man yan ang pamunuan, tayo pa rin. Tayo pa rin ang magsisikap para mabago yung buhay natin, di ba? Tama. Kaya ang dami nag-a-abroad eh. Kung walang opportunity sa Pilipinas, lalabas sila. Pupunta sila sa abroad. Yung iba, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, pero may ginawa silang pagbabago. Ganun din naman sa negosyo natin ngayon, di ba? Hindi naman kasi dito stand qualification or requirements kung nakatapos ka ng pag-aaral mo, college graduate ka, doctoral graduate ka, or whatsoever, no? Yun din ang maganda. Sa abroad kasi, ano, skills ang tinitignan eh. Dito sa ating, alam mo yun, dito sa ating bansa, minsan, nakakalungkot lang kasi kailangan talaga na ang hirap maghanap ng trabaho kasi masyadong mataas ang discrimination. Tumitingin sila sa natapos mo, ganyan-ganyan, which is true naman, di ba? Kaya, yung mga iba talagang for greener pasture, lumalabas ng bansa kasi doon sila makakakita ng magandang opportunity na nagbibigay naman sa kanila ng napakagandang opportunity kasi nababago yung buhay nila. Kaya thankful tayo kasi merong ganitong opportunity na binigay sa atin na kasama natin yung family natin at kumikita tayo, masaya tayo kasi kasama natin sila, nagagawa natin yung ganitong klaseng negosyo. Nagkaroon tayo ngayon ng option, di ba? Which is very, very nice. Okay? So ngayon, yung dati, kung meron tayong ganun man na kaisipan, huwag na nating panatilihin sa ating isip at puso. Kasi ano naman ang kinalaman ng ibang tao sa failure mo, sa hindi mo pagtagumpay sa buhay, ikaw rin naman ang number one dyan na gagawa, di ba, ng pagbabago sa buhay mo. Kaya, isa yan, napakatindi yan. Biniblame mo yung ibang tao, naninisi ka. Guys, we have to check ourselves. Grabe naman, no? Grabe. Kahit nasabihin mo na, let's say, sa family, mahirap yung pinanggalingan mong pamilya, sisisihin mo ba yung magulang mo? Sisisihan mo ba yung nanay mo, tatay mo, hindi nga sila nakapagtapos, hindi na naibigay sa'yo ang good life. So, anong gagawin mo ngayon? Okay, so, ikaw na yung magbabago doon sa sitwasyon. Okay, sabi nga nila, mahirap yung magulang mo, hindi mo yung kasalanan. Pero pag tumanda ka, wala kang ginawang pagbabago sa buhay mo, pag namatay ka, mahirap ka pa rin, ibig sabihin, kasalanan mo talaga yun kasi wala kang ginawang pagbabago, di ba, sa buhay mo. Okay? Nakaka-relate naman ang bawat isa, no? Okay, so, ayan. Meron po tayo dito na quotation, no? Napakagandang message, sabi niya. When you check your own mind properly, you stop blaming others for your problem. So, self-assessment. Tingnan mo yung sarili mo. Wag yung ibang tao, wag mong sisihin yung ibang tao kasi ma-check mo naman sa sarili mo kung ano yung mga mali mo. Ngayon, kung alam mo na, na-determine mo na kung ano yung mga mali, so alam mo na ang gagawin mo sa susunod.
para maging successful ka. Okay? So, never blame other people or anyone in your life. Sabi nga nila ito, para meron karoon tayo ng magandang ano pananaw. Sabi nila, good people give you happiness. Okay, ito siguro yung mga taong malalapit sa puso mo o naging part ng buhay mo na they touch your lives, di ba? Your life. Tapos yung mga bad people, meron bang bad people? Siguro ito lang yung mga tao na nagbigay sa'yo ng hindi magandang experience, di ba? Or scenario, ganyan. Pero those people give you a good experience. Natuto ka doon. Okay? So, meron namang sinasabi na worst people, no? Give you lessons. Siguro ito yung mga tao na nang-api sa'yo, nanakit sa'yo, something like that. And then, ito naman, yung the best people, ito yung mga sobrang malapit sa puso mo, give you sweet memories. Okay? Yung mga moments na yan. Siyempre, andyan yung number one naman ng family mo, di ba? At mga kaibigan mo, di ba? Sabi nga nila, ang mga kaibigan, pag naging kapamilya mo, iba. At yung kapamilya mo, naging kaibigan mo na, iba-iba din yung pakiramdam. So, ganun siya. Okay? So, dito, wala pong sisihan, walang room for blaming each other. Dapat healthy environment, no? Alisin natin yung mga ganong kaisipan sa atin kasi alam nyo yun, mga toxin or poison na dumudumi lang sa ating isip na minsan yung mga dapat nating gawin, nagkakaroon ng malaking hadlang na tinagagawin at sasakatuparan kasi ang dami-dami nating pinapapasok sa utak natin na hindi naman nakakatulong. Okay? Next. So, okay, bago tayo mag-proceed dun sa pangalawa, ano ba yung lesson dito sa number one na topic? So, we must be responsible. Okay? We are always responsible for how you act. Next slide po. No matter how you feel. Ibig sabihin, ngayong oras na to, sabihin na natin not feeling well ka, inaantok ka, pwede kang mag-off cam. Kasi alam naman natin ngayon, aerial na, ano to? Nasa hangin na yung COVID, no? Ingat lang tayo kasi dito sa amin, dami po katalagang cases. Anyway, lahat ng ginagawa natin, iniisip natin, decision making natin, we are the one who is responsible, hindi pa rin ibang tao. So, let's stop it from there. Na we always put the blame to other people. Sinisisi mo yung nanay mo, tatay mo, hanggang ngayon, hindi mo pa rin sila napapatawad. Dapat bigyan mo na ng closure. Yung mga ganun. It's time for you to reflect. Bakit? Ano yung mali doon? Maaring na sa'yo pala. Hindi mo lang nakikita yung sarili mo. Tama? Nakikita mo yung ibang tao pero ikaw pala yung may problema. So, wala namang masama if you humble down. Wala namang masama if you accept it. Kasi there's always a room for, big room for you for improvement para mabago mo yung sarili mo. If you really want to embrace changes, di ba? Para, kasi pagka ang tao, mababa ang loob, marunong magpakumbaba, alam na niyang lunukin, yung siyempre kay Ma'am Leia na, ang pride, ang sarap kaya mamuhay sa mundo, ang sarap. Kasi wala, kabati mo lahat eh. Wala kang kaaway, masarap matulog, sabi nga nila, you cannot buy peace of mind. Tama, hindi mo yan mabibili. Those are the things that money cannot buy. Yung peace of mind, yung happiness, ganyan. So, we deserve natin yun, guys. Deserve natin na maging peaceful, di ba? Yung ating buhay. So, we have to start it with ourselves. Okay? Pagka na-realize natin yung mga mali natin, we stop blaming other people, we could have a peaceful life. At saka madali na rin lang sa atin na mag-focus kung ano yung goal natin. Kasi ang nangyayari kasi niyan, hindi tayo in our journey, hindi tayo nakakadire-diretso kasi ang dami nating tinitignan. Bawat dinadaanan natin, pinapansin natin. So, hindi tayo talaga makakausad, hindi tayo makapagtuloy-tuloy. Kasi ang dami nating ang daming nakakatawag ng ating pansin na nakakahadlang sa ating tagumpay.
Ayan. Next. Number two. Yan po. Yung tinatawag na know-it-all ego. So, mapapansin nyo lahat ng pinag-uusapan natin about ego. Okay. Tama, kataasan, di ba? Bakit kaya ganun, no? Normal ba yun? It's abnormal. Kasi, unang-una, wala kang peace of mind. Hindi ka rin panatag. Hindi ka masaya. So, dapat pala lahat yung eradicate natin sa ating sarili. Alisin natin. Okay? So, tignan ninyo, ah. Pag sinabi know-it-all ego, ito yung tinatawag na acne. Na, naririnig natin yan madalas dito sa ating training, no? Acne. Alam ko na yan, syndrome. Alam ko na yan, system. Ganyan. Ito, ito yung next up na ano, slide. Grabe to. Tingnan nyo. Yung larawan. Ayan. Thank you po. Ayan. Grabe. Paano mo makikita, ma-figure out kung gaano yung taong sobrang taas ng ego. Siya lang magaling. No one is better than me, sabi niya. Okay? And you are dealing with egoistic person or people. Self-centered, selfish. Hindi niya iniisip ang ibang tao. Sarili niya lang. Okay? Maganda ba yun o hindi? Siyempre hindi. Nakaka-stress. May mga ganun ba sa workplace? May mga ganun ba sa labas? Marami. Kaya nga, kung ganun, ikaw na, baguhin mo na sa sarili mo na hindi ka ganun. Kasi, hindi nga naman maganda, di ba? Kahit na siguro you are famous, mayaman ka, kung ganyan ang ugali mo, aayawan ka ng tao, lalayuan ka. Kasi, ang tao tumitingin sa ugali. Tinitingnan nila yung ugali mo. Okay? Kung hindi sila komportable, kung hindi magkaaya-aya, syempre, kahit na gaano kagaling, kaganda, or kahusay, kagwapo, whatsoever, nasa iyo na lahat, pero ganyan ang pag-uugali mo. You are egoistic person, or egocentric, or selfish, self-centered. Siguro, tingin mo may matutuwa sa'yo, di ba? So, dito po sa ating negosyo, ayan, sabi, be an empty cup. Kasi, I believe, no, dito, siguro sa iba, hindi naman po ito bago sa inyo, no, may mga previous company na kayo na nasalihan. Kaya lang, if you really want to learn and makapag-gain ng knowledge, kasi ang nakita ko kasi dito, I have a point of comparison kasi hindi naman po ako bago sa multi-level marketing. I've been from another companies before. Ang nakita ko lang po talaga na pagkakaiba is napakalaki. Hindi ko siya pwedeng i-compare kasi marami pong mga innovation, lalo na online tayo. Maraming mga changes na ginawa for the better. Maraming improvement. Kung sabi nga nila noon, ang traditional or offline na sistema noon ay bako-bako ang daan. Ngayon, sobrang malinis na at maganda na. So, siguro yung mga bago ay napakaswerte nila kasi hindi na nila masyadong mahihirapan. Hindi katulad yung mga dati na sistema na pinagdaanan ng ating mga grad upline. So, ibig kong sabihin dito po. Okay. Maging ano tayo dito, 'di ba ang training natin halos paulit-ulit, ganyan. Yung mga dati nang nandito, dati ng mga business partners natin. Kaya lang, huwag po tayo maging acne. Huwag natin sabihin, alam ko na yan, hindi na muna ako mag-attend ng training. Matulog na lang ako or may gagawin ako. Alam nyo ba, ang napansin ko, no, kasi pag lagi ka nag-attend ng training, mayroon at mayroon talagang bago na maidadagdag o maririnig ka na makakatulong sa negosyo mo. Kasi dito po sa negosyo natin, learning knowledge, earning knowledge, no? Kasi dito, hindi kayo pwedeng, wala kang alam eh. Kailangan alam mo ang pasikot-sikot ng negosyo na to. Kaya nga meron tayong mga online trainings. Free online trainings. Free mentoring, free coaching. Siyempre, wala namang kwenta yon kung hindi naman tayo makikipag-participate. Hindi tayo makikinig. Sino ang tuturuan nila? So,
hindi man tayo makikinig o hindi man tayo magpapaturo, meron at meron, 'di ba? Na mga iba na pwede nilang turuan. Kaya lang sayang naman. Nag-join ka pa kung hindi ka naman, kung ayaw mo namang matuto. Okay? Tama. Paulit-ulit. Pero meron at meron kang natututunan hanggang sa ma-master mo na. Magkaroon ka na rin, kumbaga sa kanta, at JM, sariling version. Pero doon ka pa rin sa, hindi mo pa rin iiwanan yung basic. Okay? So, ayan. Kilala niyo po ba ito? Si Albert Einstein. Okay? Si Albert Einstein. Okay, alam niyo po yan. Napakagaling niya na isa sa mga henyo, no? Kilalang kilala sa buong mundo. Malaki kasi ang contribution niya. Meron pa akong gustong i-share dito bago po i-discuss yung kay Albert Einstein. Hindi ko kasi maalala yung pangalan niya eh. Pero meron talaga napakagaling na tao na ang taas ng IQ niya. I think Albert Einstein, 160, parang ganon, ang IQ niya, sobrang henyo. No? Pero meron pang 210 or 250, something like that. Kasi sila mga gifted sila eh. Gifted sila kasi andun na yung innate na yung kanilang katalinuhan. Pero those gifted people, kailangan din silang ma-guide, ma-guide, ma-train para lalong ma-enhance yung gift na meron sila. Ngayon, yung tao po na ito na mas matalino pa kay Albert Einstein, alam nyo ba, nung bata siya, talagang inalagaan siya ng papa niya. Pero alam nyo, nag-Harvard University pa siya, napakabata pa niya, talagang sobrang talino niya. Kaya lang, ang question po, noong nakatapos na siya ng pag-aaral, nagtrabaho na din, alam nyo ba, nagkaroon siya ng insecurities. Hindi niya i-share yung talent niya. Ang daming taon nag-expect sa kanya kasi nga pag matalino, di ba, pwedeng malaki ang pwede mong i-contribute sa mundo. Ang ginawa niya po, nagtago siya sa tao. Nagtrabaho siya ng mga maliliit na trabaho. Parang takot na takot siya. Nagkaroon siya ng ano sa sarili niya. Hanggang sa namatay siya, wala nang nakabalita. Sa, ang ano doon, realization doon, hindi niya, parang walang naging, parang hindi naging meaningful yung buhay niya. Kasi hindi niya in-enhance yung sarili niya. Sobrang talino niya. Pero yung talent niya, tinago niya. Di ba nasa Bible din yan, yung parable of the talent. Okay? So, ngayon, si Albert Einstein, nakakapanghinayang, no? Ang talino, pero hindi niya ginamit ng tama. Okay? So, sabi niya dito, ang ego daw, ayan, one is knowledge. Ibig sabihin, one over knowledge. Ibig sabihin, more than knowledge, lesser the ego. Mas marami kang alam, mas less yung lesser yung ego mo. Okay? Pag lesser yung knowledge mo, mas mataas ang ego mo. So, parang yung ano to eh, yung parang lata na walang laman at yung lata na may laman. Kung may laman, syempre meron kang knowledge. Okay, pag wala, maingay. Something like that. Parang ganun yung ano doon. Yung analogy. Okay? So, ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa natin, kailangan nating pag-aralan, kailangan matuto tayo. Okay? Para ma-apply natin itong mga pinag-aaralan natin sa ating negosyo. Kasi lahat ng trainings na ito, wala pong kwenta ito kung hindi natin ito ma-apply. Ayan, napakaseryoso naman. Up JM. Nako, ito na naman tayo. No? Sa pakaseryoso. Okay lang po ba kayo dyan? Baka yung iba naman natutulog na. Hello. Ayan, 9:30. Okay, so sabi nga po, never stop learning because life never stops teaching. Habang nabubuhay po tayo, patuloy po tayo na nag-aaral. Actually, pag nagbabasa ka ng libro, sabi nga nila, you are vicarious. Kasi nakatutok ka lang sa, ano, eh, sa concept, dun ka lang sa books. Pero mas maganda pala na nag-aaral ka sa learning experience, yung totoong buhay, yung totoong sitwasyon. No? Kaya, hindi mo napapansin pagka nakikipag-usap ka sa mga tao na hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral. Pero
bombarded sila ng experience, yung mga karanasan nila, struggle nila sa buhay. Pag narinig mo ang success story nila, grabe. Grabe, sobrang ma-amaze ka. Kasi iba kasi yung karanasan ang nagturo sa'yo eh. Nagturo sa'yo ng lesson sa buhay. So, huwag po tayong magsawa na mag-aral na mag-aral. Kasi bahagi po ito ng ating negosyo. Kaya nga ang training natin tuloy-tuloy from Monday to Sunday. Tama. So, we have to enhance ourselves. Yung skills natin, kailangan nating i-develop yan. Ayan. So, natututo po ba tayo? Andiyan pa po ba kayo? Pasensya na kayo, masyadong seryoso, no? Gusto ko lang din, light lang din. Pero, syempre, kailangan natin i-emphasize din yung ibang mga bagay-bagay na dapat natin matutunan sa gabing ito. Ayan. Shout out kay Ma'am Mary Jane. Okay, ayan. So, next po. Grabe. Next po, yung number 3. Yan. Ito po yung tinatawag na fearful ego. Ayan. Madali na maintindihin yan eh. Ito po yung ano natin, masyado tayong takot na takot. Meron tayong tinatawag na doubt and fear. Alam niyo yung kalaban natin dito? Hindi ibang tao eh. Sarili pa rin natin. You versus you. Ikaw yan. Bakit hindi mo maumpi-umpisahan yung mga goals mo? Kasi hindi ka makausad, hindi ka makapag-take action kasi mismong sa sarili mo, yung isip mo at puso mo naglalaban. Hindi mo siya maisaayos kasi gusto mo, ginugusto mo, para yun ayaw ng isip mo. Gusto ng isip mo, ayaw ng puso mo. Kasi ang dami mo pang, alam mo yun, ang dami mo pang kinoconsider. Maaring, ano ba, for example, sa ginagawa natin dito, sa daily task natin, no? Sa pag-i-invite, nag-aalangan ka kasi baka pagtawanan ka, lalo pagkaibigan mo, ano ba yan? Parang, alam mo yon, advance ka mag-isip na negative naman yung pumapasok sa utak mo. Imbes na maging positive yung mindset mo, inuunahan mo na ng negative. So ano mangyayari sa'yo? Negative din yung resulta. Kasi nga, nauuna yung takot, nag-aalangan ka, nag-aalinlangan ka, nagdududa ka, puro negative. Ang dami-daming ine-entertain mo sa mind mo. O diba? Wala. Ano mangyayari sa'yo? Wala. Okay? So, alam nyo, dito sa ginagalawan natin, talaga dito dapat buong-buo yung loob mo, buong-buo yung puso mo na gawin. Kasi kung inuunahan ka ng takot, alinlangan, duda, pumasok ka na, nagdududa ka pa, kikita kaya ako dito, ang dami mong mga alibay sa sarili mo. Baka pagtawanan ako kasi teacher na ako tapos nagdinegosyo pa ako ng ganito, networking, mga ganon. Grabe no, pag ganon kasi ang isip mo, wala. Alam nyo, isipin nyo to. Ito palagi ko naririnig din sa mga grand uplines, no? Huwag mo silang tignan. Kasi yung success mo dito, hindi naman sila ang magbibigay eh. Yung bills mo, yung mga binabayaran mo monthly, sila ba ang magbabayad? Hindi. Kung naging successful ka dito, madali na lang yan. Sila na yung lalapit. So dito lang talaga, kailangan lang talaga tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung takot mo. Tanggalin mo yung duda mo. Pag punong-puno ka ng takot, alinlangan, never kang magiging successful sa larangan na ito. Never. Okay? Kahit na napaka-positive ng paligid mo, kahit ine-encourage ka nila, kung ikaw mismo ayaw mong kumilos, talagang walang magandang resulta. Walang ano, mangyayari, walang resulta. Okay? So, ikaw pa rin yon. Ikaw pa rin ang gagawa. Ikaw pa rin. Kaya nga dito, ang kalaban mo, hindi ibang tao, kundi sarili mo. So, kailangan buo yung loob mo, buo yung isip mo, para dito, makuha mo yung tagumpay mo. Okay? So, we don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. Normal lang kasi yung mga pagsubok eh. Normal lang yung mga challenges dito sa ating ginagalawan. Kung walang pagsubok, walang magandang kwento. Kung walang struggle, wala tayong pagdadaan ng hirap. Walang magandang kwento. Kasi niniwala naman ako lahat ng mga top earners dito, dumaan talaga sila sa utas ng karayom. Ibig sabihin,
hindi naging madali. Hindi naman kasi ito easy money eh, na pumasok ka, kumita ka na, kikita ka na kinabukasan, milyonaryo ka na. Sabi kanila, yung mga successful na tao dito, success stories dito po sa ating company, sa ating negosyo, kung nakikita nyo ngayon yung success namin, hindi nyo nakita o natunghayan o nakita yung mga struggle nila. Diba? Sabi nga nila, 99% perspiration, 1% success or inspiration, sabi nila. Grabe no, 99% yung struggle mo, tapos yung success mo, 1% lang. Pero syempre, pag nagtagumpay ka na, lahat yon yung hirap mo, lahat ng pagod mo, pawis mo, lahat yon mapupunasan dahil nakuha mo yung tagumpay, nakarating ka sa tagumpay na hinahanap mo. Okay? So, ayan. Ang dami, no? 12 bagay na dapat nating tanggalin sa ating sarili. So, dito na tayo po sa number 4. Ayan. Ito, alam nyo guys, hindi ako mahihiyan, no? Ito, grabe to, yung comfort zone ego. Check natin yung ating mga sarili. Ako, hindi ko natulala yung sarili ko eh. Kaya hindi po ako naging successful sa pag-abroad ko, buhay ko sa abroad. Kasi, hindi ako umalis sa comfort zone ko. Iniisip ko kasi, magtrabaho man ako hindi, okay lang. Pero hindi pala okay yung ganun. Kasi kung gusto mo talaga magtagumpay sa buhay, sabi nga nila, iba ang babaeng may sariling pera, iba ang babaeng may hanap buhay. Ganun din sa mga kalalakihan. Mas, kasi sila yung padre de pamilya, di ba? Kung marami pa tayong, nandun pa tayo sa loob ng ating comfort zone, wala tayong pagpupursigi. Hindi tayo magpupursigi sa buhay kasi wala. Ano lang tayo, comfortable lang, sitting pretty lang. Wala tayong ginagawa talaga na action para mabago yung buhay natin. Para makuha natin yung goals natin. Okay? Sabihin natin na may suporta yung magulang mo. Okay? Lahat ibinibigay. Pero alam mo yun, yung ikaw mismo, nagkakaroon ka ng ano eh, ng tingin mo masaya ka, tingin mo successful ka, hindi, di ba? Kasi umaasa ka eh. Nakasandig ka sa pader, nakasandal ka sa pader. Kasi may inaasahan ka. Pero check yourself, no? Kumusta naman sila? Hindi ba sila tatanda? Yung mga magulang mo na sumusuporta sa'yo? Hindi ba sila, darating ang panahon, manghihina din sila? So, kailangan din paghandaan mo, lalo na kung meron kang binuo ng pamilya. Ang hirap kasing pumasok sa buhay na may pamilya na hindi tayo handa. Ang hirap kasi napakalaking responsibility. Ganun din naman dito sa ating negosyo. Yung mga downlines natin, parang mga anak na natin yan eh, kapamilya na. Minsan nga mas matimbang pa, 'di ba? Kasi kasama natin sila sa pag-abot sa ating mga pangarap. Kaya lang kung andun pa rin tayo sa ating comfort zone, matagal, mahirap, imposible na makuha natin yung ating success kasi hindi tayo gumagalaw. Wala tayong initiative, wala tayong ginagawang paraan para makaahon tayo sa sitwasyon natin ngayon. Maaring yung iba, okay na yung buhay. Pero yung iba, I'm really amazed, no? Kahit maganda na yung buhay, ang sipag pa rin nila, nagsisikap pa rin sila. Not to mention, no? Bakit? Kasi naintindihan nila kung ano yung negosyo na ginagawa natin. Sa mga empleyado na tulad ko, sooner or later magre-retire tayo. Ano bang iiwan nating legacy sa mga anak? Kahit na maging principal ako or mataas yung posisyon ko, hindi ko naman yun pwedeng ipamana sa anak ko eh. Paghihirapan niya rin kung ano man yung narating ko. Kung gusto niyang sundan yung yapak ko, ganun. Okay, so hindi pala pwedeng alam mo yon, nakaupo ka lang dyan at naghihintay ka lang. Dapat gumawa talaga tayo ng paraan. Okay, para lalo na po ngayon. Ang hirap kaya ng sitwasyon natin ngayon. Parang lalo ang humirap eh. Kasi alam nyo, makwento ko lang po no. Kasi sa, ewan ko, parang nag-iba yung atmosphere. Alam mo yon.
Kasi nga, yung mga namamatay sa panahon ngayon, malapit na sa puso mo eh. Mga kasama mo sa trabaho. Dati-dati naman, ini-ignore lang natin kung sino yung mga victims, no? Kaya, we have to do something. Kumbaga, mag-take action tayo. Kasi, kung siguro sapat na yung ating ano source of income, no, yung trabaho natin sa ngayon, sa mga may trabaho na tulad namin na empleyado, huwag tayong maging comfortable lang doon, na doon lang din tayo aasa. Kailangan nating magdagdag ng income, extra income, or dagdag na income. Kasi you cannot really tell eh, sa panahon ngayon, di ba? Pag nagkasakit ka, ang hirap. Meron po kaming mga kaibigan, nakakalungkot. Ang dami na po nilang ginastos, guys. 1 million and above. Million ang ginagastos nila sa pagpapa-hospital. Paano kung wala silang pera? Tama yung sinabi kayo na absentee eh. Pag wala kang pera, hindi ka papansinin ng hospital. Kaya wag po tayo maging ano, komportable sa sitwasyon natin sa ngayon. Kailangan natin gumawa ng paraan para matugunan yung ating mga pangangailangan, mga gastusin. Hindi lang yun. Para magkaroon naman tayo ng extra. Hindi lang yung sapat lang at kulang, kulang na kulang. Diba? We have to ano, dream higher. Dream bigger. Okay? Para din naman yan sa ating pamilya eh. Para din sa kanila yan. Okay? Ayan. Tingnan nyo ito, yung illustration po. Ayan. Yung ego na yan, kailangan natin yan hilain. Hilahin, paalis, palayo sa ating buhay, sa ating sarili. Kasi yun ang nagpapabagal po sa ating pag-unlad, sa ating pag-usad sa negosyong ginagalawan natin. Okay? Tingnan nyo po ito. Okay. Next picture up. Ito po yung tinatawag na illustration ng isang comfort zone, no? Up not yung next, ano po. Next slide po, ayan. The size of your world is inversely proportional to the size of your ego. So napakalaking isda, di ba? Malaki siya. Pero yung mundo niya, yung kanyang, yung container niya, maliit. Ibig sabihin, paano siya makakakilos dyan? Samantalang ito, maliit lang na isda, pero napakaluwang ng kanyang lalagyan. Okay, sabi niya, "Hey Frank, how's that big fish? Small pond theory working for ya?" Sabi niya ganun. So, yung pag-iisip natin, ibig sabihin yung pag-iisip natin, masyado tayong nakakulong doon sa sarili nating sinet na mundo. Na pwede pa lang tayo mag-explore. Pwede pa lang natin i-spread yung wings natin, i-widen yung horizon natin. Kaya na nagkakasya tayo doon sa napakaliit na lugar na yan. Ibig sabihin, yung trabaho natin, okay? Alam na nga nating maliit, kulang. Anong gagawin natin? Hindi pa tayo magdadagdag. Yung anak mo, nagre-reklamo na, "Ma, pambili ko ng ganito. Ma, kailangan ko ng ganito." Anong gagawin natin? Hihintayin natin yung sweldo. Tapos kulang pa. Pagdating ng sweldo, alam mo yon, sandali lang sa kamay mo, napunta na lahat sa babayarin. Ang hirap nun, no? Tapos, ito pala ang mangyayari sa atin. Pag nagkaroon tayo ng opportunity na ganito at binago natin, gumamatay ng paraan para mabago yung sitwasyon natin sa kasalukuyan, magiging maluwang yung mundo natin. Kasi nga, magiging financial at magkakaroon na tayo ng tinatawag na financial freedom. Okay? So, sabi nga, wala namang imposible kung tayo ay talagang nagsisikap, nagtatsaga, at nagsusumikap. Ito laging sinasabi ng ating ano, mga mentors, no? I-attract mo lang. Hindi naman masama talaga ang mangarap eh. Mangarap ka rin lang, lakihan mo na, sabi nila. Kasi kung mangarap ka, sapat lang, edi sapat lang ang darating sa'yo. Okay? Dream big. I-attract mo yung pangarap mo na yan. Sabi nga, when you truly want something and go after it without limiting yourself with disbelief, the universe will make it happen. Okay, answered prayer. Bakit yung mga ganitong tao, galing naman sa hirap, from rags to riches, bakit sila nagtatagumpay? Kasi they have that strong belief. At yung narinig ko kanina, ang mga taong successful sa buhay, meron silang sense of urgency.
mabilis silang kumilos, mabilis silang mag-isip, wala silang sinasayang na oras. Hindi yung tutulog-tulog, hindi yung tatamad-tamad. Kasi nga, di ba, andyan na nga lahat. Sa totoo lang, itong negosyo natin, well-prepared na, andyan na lahat eh. Kaya lang, minsan nagiging one-tamad tayo na hinihintay pa rin, hinihintay natin na mahulog yung bayabas, parang ganun. Bis na mag-initiate tayo, gumawa tayo ng paraan para makuha yung goal natin, yung pangarap natin, kinatatamaran pa natin. Samantala, ang dami dito, may kaya, mayayaman, pero still, nagsisikap pa rin sila. Nagpapakasipag pa rin sila. Kasi, naiintindihan nila kung ano ang takbo ng buhay. Okay? Ayan. So, ang dami nating mga bagay-bagay na dapat alisin sa ating mga sarili. Ayan. Next, number 5 po. Okay lang po ba kayo dyan? Sana hindi kayo antukin, no? Napaka-boring naman ang speaker na yan. Baka ganun, no? Okay, next. Judgmental ego. Ayan, meron tayong activity ngayon. At KM, andyan ka pa ba? Alderin, kayong sasagot nito, ha? Yan, judgmental ego. Pagiging judgmental, no? Yan, Aldrin, yung next picture up. O, ano nakikita mo dito sa picture? Yung next picture po, yung next slide. Okay, sumagot. Mag-type ka. Pwede ka mag-type up. Ano, pag first na glance, ano nakikita mo dyan? Anong klase ng gulay yan? Ano siya? Bawang yung unang tingin, pero kalabasang puti. Tapos, ano pala? Kalabasang puti up. Oh, yan. Alam mo, pares tayo, no? Nung una, sabi ko, bawang yan, bawang. Pero nung tinignan ko, kalabasa pala. Yeah, alam mo, tama na wala namang puti, wala, meron bang puti na kalabasa sa Pilipinas? Pero tama na ko, up. Tama. Ilan score ko? Pares nga tayo ng konsepto eh. Kaya tinignan ko talaga. Alam nyo, nakita ko yan sa ano, dun sa post ng isang friend ko sa Canada. Siyempre, maraming klase ng pumpkin doon. Siguro yung mga taga-Canada dito, kung meron, no? Or sa Europe. Marami kasing varieties ng kalabasa. Ang ibig ko pong sabihin dito, huwag tayong judgmental. Akala natin, yun na, yun pala hindi pa. Akala natin bawang, yun pala kalabasa. Parang ganun. Kinuha ko lang po yung illustration na yan. Para magkaroon tayo ng malinaw na konsepto. Kasi nga, most likely tayo naman ganun eh. Masyado tayong, alam mo yun, judgmental. Ang dami nangyayari sa mundo. Sigisip pa rin tayo ng bash sa, alam mo yun, sa social media. Huwag na tayong sumali. Kasi, alam nyo yung mga ganun, wala siguro silang ginagawa, hindi sila busy na tao. Pinapansin nila nang pinapansin yung mga tao na ano. For example, no? Ito. Namumuhin siya man ang tae. Ha? Ano yun, Ap? Ang masaklap nito kung kamatis. Naku, Ap, pag kamatis yan, ano? Wala namang puting kamatis. Ewan ko lang sa ibang bansa. Baka meron, no? Always give the benefit of the doubt. Alam nyo, minilagay ko dito po, ano, na illustration, itong mag-asawang Pacquiao. Hindi po ako political, ano, wala akong kinalaman sa politika, no? Hindi rin po ako makapakyaw. Gusto ko lang pong, ano, bigyan ng illustration ito. Kasi example, no? Diba nung last time naglaro si Pacquiao, Senator Pacquiao, natalo siya, no? Tapos, ang dami-daming mga issues ba? Yung damit ni Jinky, 1 million, pinansin. Diba? Ang daming mga bashers. Tapos, yung pagkatalo niya, parang hindi na nila nakita yung ginawa niyang, yung tagumpay niya, nung 8 times siyang naging, tama ba yun? Whether yung award niya noon, nung napagtagumpayan ni Pacquiao. Ang ibig ko pong sabihin dito, sila kasi, kung titingnan mo lang yung naririnig mo, ganyan-ganyan, sayang yung pera nila, kung saan-saan naman nila pinupunta. Parang ganun kasi ang tao, no? Pero ano pa pakialam natin, di ba? Pero ang nakita ko kasi sila, tabinasa ko naman at tinunghayan ko din yung buhay nila. Pinalo ko yung mga vlog-vlog nila. Talagang ano, galing talaga sila sa hirap. Kaya lang, nagsikap sila. At kung ano man yung ine-enjoy nila ngayon, na sarap ng buhay, karangyaan, deserve nila yun. At saka sa totoo lang, hindi, I'm not defending anyone of them, no? Pero nakita ko lang kasi yung parang grabe naman, napaka-unfair naman ng mundo, no? Deserve nila kasi
meron naman silang sariling negosyo. Pinagsisikapan naman niya si Mawa, si Jinggi, no? Bibili siya ng ganitong mga gamit, ganitong ganyan. Meron po siyang sariling negosyo. At kung ano man ang gusto niyang gawin sa pera niya, bilhin, deserve niya yun. Kaya nga, hard-earned money, hindi ko yan ninakaw sa gobyerno, hindi ko yan ninakaw sa politika, parang ganun. So, lahat ng sobrang kasikatan nila, napapansin lahat ng tao kung ano yung mga binibili nila, kung ano yung mga pinupost nila sa social media. Kasi, sino po dito ang mga kasama kong mga taga, ano, mga plantita. Ayan. For example, yung plantita na pinost niya, that is 50,000. Parang ano lang yon, parang, anong tawag doon up, yung parang aba lang or gabi lang, pero napakamahal, di ba? Kasi nga, depende naman kasi sa klase ng halaman, mayroon talagang mamahalin at mayroong hindi naman. Ngayon, eh syempre, parang ang iba kasi, sasabihin nila, ay, sana itinulong na lang, di ba? Itinulong na lang doon sa mga mahihirap, yung mga walang makain, yung mga mahihirap ang buhay. Yung mga pera na yan na binibili nila ng mga mararangyang bagay, itulong na lang. Alam nyo ba, matagal na silang tumutulong. Guys, matagal na po silang tumutulong sa mga tao, sa mga mahihirap. Actually, narinig ko pa dito sa Saviors, no? Si Pacquiao, marami po siyang pinapajoin dito ng mga business partners natin. Tinutulungan niya, ganun. At nagbibigay din siya ng mga libreng pabahay. So, who are we to judge? Yun po yung ano ko doon, yung point ko, bakit po sila ginawa na example. At marami pa pong iba. Katulad niyan, sabi niya, inunahan niya na yung mga bashers kasi yung binili niya na carpet na may tatak, Fendi, hindi na ako aware eh, ano pang tatak niyan, yung Fendi na carpet, siguro mamahalin yun. O syempre, ibabas na naman siya kung ano ng mga binibili. Grabe, no? Dito rin sa mga kasama natin po dito, mga success o top earners dito sa Saviors na naging successful na po dito sa negosyo natin, deserve nila po, deserve po nila yun, yung success nila. Bakit sila nakakabili na ngayon, nakakapag-afford ng sasakyan, hindi lang isa, kundi dalawa, tatlo, sports car, sobrang deserve nila na bumili ng malalaking mga bahay, magpatayo ng resort, kasi nga pinaghirapan nila yun. Ganun po yung point doon. Kaya lang minsan nakikita natin ano, masyado tayong judgmental ibang tao na parang kino-compute natin na ay 1 million para sa katulad yung pambahay niya, pantulog 250,000, parang kino-compute. Ewan ko lang, sobrang sikat kasi ano. Pero dapat matanggal po yung ganung mentality natin kasi hindi po siya healthy eh. Parang binabantayan natin yung ibang tao, no. Tayo na lang kaya sa sarili natin. What if tayo naman yung nandun? Eh syempre, baka hindi mo alam kung paano mo gastusin yung million mo. Baka mamaya, ibibili mo lang ng ganito. So, hindi mo rin pwedeng ano, i-blame yung ibang tao, no? Na choice mo pa rin yan eh. Pero syempre, tayo din, nasa sayo naman yan eh, kung saan mo ilalagay yung pera mo once na nagkaroon ka na dito ng ganun kadami. Kasi sila, sobrang deserve nila. At ganun din yung mga nakikita ko dito sa company natin ng mga top earners. Grabe. Kasi nga, for example, si UpMC, tama ba ako, Upval? 10 million, di ba? Yung binili nila na lote nila. Magpapatayo sila ng bahay doon sa kilalang subdivision na yun. Ganun. Kasi nga, worth it, deserve nila yun. Kasi pinaghirapan nila yun. It took them how many... mabilis din sila eh, sila upline ball, ganyan. So yun, pag narinig mo yung mga ganong success stories, ma-inspire ka, ma-motivate ka, hindi yung, ay, grabe naman, ganito. Sana binili na lang ng ganito. Huwag tayong maging judgmental. Okay, so, nakafocus tayo, no, sa ibang tao, imbes na sa sarili natin. Yun po yung ano ko dyan, na alam nyo, hindi maganda talaga. Okay? So, maging open-minded tayo. Open-minded people do not impose their beliefs on others. They just accept all of life's perspectives and realities and doing their own thing in peace without judgment. Sabi nga nila, mind your own business. Okay? Nasa Bible yun eh. Basta ang ginagawa mo tama, wala kang sinasagasahang tao, gawin mo yung maganda at nakakatulong. Alam nyo dito, alam nyo dito sa negosyo natin, sa company natin, sobrang perfect siya.
Kasi ano eh, either we like it or not, either we like it or not, yung nakakapag-share talaga tayo ng blessing, nakakatulong talaga tayo sa ibang tao. Kasi we are sharing the opportunity, this business opportunity, at kung naging successful sila dito, grabe, na ikaw na upline ang success, yung pakiramdam mo, yung tagumpay ng downline mo, mas ikaw yung happy, di ba? Mas ikaw yung masaya kasi natulungan mo sila. Like for instance, si upline Tere. Di ba, isa siya sa mga top earners dito na babae na sobrang ano ang laki-laki na po ng kinikita niya. Pero doon sa baba niya, grabe, ang dami-dami na niyang natulungan. So ganun po 'yun. So, ayan. Respect, sabi nga. Respect. Treating okay. Nakamute ka up. Napindot po yung mute. Oh, nakamute ka, Ma'am Lina. Oh, Ma'am Lina, na sayang po yung ano, Ma'am. Yung banat mo na sayang. Ay, wala. Ay, sorry, nakamute pala. Ayan. Ala, kanina pa ba? Hindi ko chine-check. O yan. So, respect. Thank you, Aldrin. Treating others the way you want to be treated. Gusto natin yung treatment ng ibang ng tao sa atin, ganun din. Naman, yung gusto natin na yung dapat na trato natin sa ibang tao, ganun din dapat yung treatment natin. So, respect begets respect, sabi nga, di ba? Showing kindness and consideration. Okay? Liking yourself enough to be yourself. Accepting others for who they are. There's always a big room for improvement naman. Eh. Dito sa company natin, sa ginagawa natin, itong mga trainings natin, natututo tayo na ma-improve pa yung ating mga sarili. And we are learning a lot if only we are have this open mind na matuto. Kung ayaw nating tumanggap, sabi nga, be an empty cup, wala tayong ano, hindi tayo ma-improve, hindi tayo mababago. Okay? So, ayan. Next po. Kasi marami pa ito. Excuse ego. Ayan. Excuses ego. Marami tayong mga excuses, no? Marami tayong mga alibis. Marami tayong mga, saka na lang yan, manana habit. Later na lang, busy pa ako, tinatamad pa ako, naantok pa ako. Ang dami nating mga rason, okay? Hindi maubos-ubos. So, we must know our priorities. Magkaroon tayo ng time management. Next up, medyo bibilisan ko na ng konti kasi baka inaantok na yung iba. Timeline, magkaroon tayo ng goal setting at maging realistic tayo. Ibig sabihin yung realistic, kung ano yung ginagawa natin, expect natin na yun ang magiging resulta. Kung wala tayong ginagawa, syempre wala pong resulta. So, kailangan meron tayong sense of urgency. Diba sa ginagawa natin, well-guided tayo ng uplines natin. Meron tayong daily task, daily posting. Maswerte nga yung iba, pwedeng mag-post everyday eh. Pag nasa government kasi, pag empleyado kasi kinu-question, hindi talaga pwede. Tapos pati profile picture, hindi rin kami pwede na mag-post. Pero ako, naglagay talaga ako ng saviors. Okay? So, yun yung mga bagay na dapat natin talagang gawin. Kaya lang, hindi natin nagagawa. Kasi, balik tayo sa ego. Ayaw natin gawin. Siguro, nahihiya tayo. Marami tayong mga dahilan, but ayaw natin. Sayang naman, di ba? Kaya nga, if you want success, remove all your excuses, your dramas, your ego. Sumama ka sa mga taong may pangarap sa buhay kesa sa taong puro reklamo sa buhay. Dapat walang excuses. Okay? And let's have this, very common na naririnig nyo na ito, di ba? Yung smart. Yung ginagawa natin dapat specific. Ano ba yung gusto nating makamit dito sa negosyo natin? Ano ba yung goal natin? Ano ba yung pangarap natin? Okay, kailangan specific yun. Gusto ko after 5 years magkaroon na ako ng sasakyan na Raptor, something like that. Gusto ko magkaroon na ako ng magandang bahay.
magkaroon ako ng travel, dapat ano yon, meron kang tinatawag na dream board. Measurable, meron kang range of time, kailan mo ba ito pwedeng makuha? Kailan ba ito possible na makuha mo? Pwedeng within a year, meron ka ng goal. Pwedeng after 5 years, iba din yung goal, mas malaki. And then after 10 years, pwede ka na mag-retire kasi nakuha mo na. Okay? Kailangan attainable, realistic, and time-bound. Okay? So, may specific date kung kailan mo siya makukuha. Pero syempre, you have to mag-effort ka. Hindi pwedeng drawing lang. Okay? Number 7. Ayan. Ayan. People-pleasing ego. Bakit lagi nating iniisip ang sasabihin ng ibang tao? Bakit lagi nating iniisip na naku, baka magalit sila. Naku, baka hindi sila matuwa. Diba? Bakit laging ganon? Dapat, minsan wala tayong pakialam kasi wala nga silang pakialam sa atin. Ang tao kasi ganito. Sa dami ng ginawa mong mabuti, nakikita nila yung mga kapintasan mo, yung palpak mo, yung mali. Pag nadapa ka, matutulungan ka ba nila? Sila ba magbabayad ng bills mo? Dapat may sarili ka ring conviction, dapat may sarili ka ring desisyon. Halimbawa, gustong mag-join ano, dito sa negosyo. Tatanungin pa yung ano, yung ibang tao, ganyan. Nagre-refer pa sa asawa, wala ka bang sariling desisyon, ganyan. So, lahat na lang ng ano, ginagawa mo sa buhay mo. Hindi ka makapag-isip ng ikaw mismo yung sa sarili mo. Wala kang sariling diskarte, wala kang sariling desisyon. Kailangan lahat ng gagawin mo, sasanggunin mo. Matanda ka na, girl. Di ba? Matanda ka na. So, kailangan magkaroon ka rin ng sariling ano yun, desisyon mo sa buhay mo. Okay? So, be yourself. Huwag mong masyadong inaalala yung paligid mo. Alam mo, pag nagtagumpay ka na sa buhay, sila na yung lalapit. O, hindi ka na, ano, hindi ka na mahihirapan. Sila na yung makukusa na lalapit sa'yo. Kasi successful ka na eh. Pero during that time na naghihirap ka, yan, makikilala mo talaga kung sino yung mga totoo. Pero syempre, ang maganda naman kasi dito sa negosyo natin, ang talagang tunay na kasama mo dito, walang iba kundi yung mga leaders mo, mga upline mo. Kasi silang hihila sa'yo dito eh. Down na down ka na, alam nila, nararamdaman nila. Kasi dito, ano yun, tulungan, teamwork, ganyan. So, napaka-swerte natin kasi we belong to a big, to a good group, magandang grupo. Okay? So, huwag tayong people pleaser. Gawin mo kung ano yung maganda na naiisip mo na makakatulong sa family mo. Pag nagninegosyo ka ba ng ganito, bababa ba ang personalidad mo? Bababa ba yung pagkatao mo? Di ba hindi? Sa panahon ngayon, wala nang linya-linya. Dapat hindi ka na choosy, hindi ka na picky. Naghihirap ka na, tapos maarte ka pa. Sabi nga ni upline, sino may nagsabi nun, si upline mo, hindi kasi ako maarte eh, sabi niya. Kaya ito, nakukuha ko yung mga gusto ko sa buhay. Kasi nga, pinaghihirapan ko. Diba? Ganun. Okay, next po. Number 8. Ayan, yung justification ego. Ayan. Ang daming balakid, no? Para magtagumpay tayo. Kasi ang dami na kasi nating, alam mo yun, lahat kasi ina-absorb natin sa ating sarili. Dapat ito, dead ma lang tayo, no, dapat. Yung justification, ano, ego, pinapangatwiranan pa natin. Mali na nga, halimbawa, sasabihin ni apply, ba't di ka nakapag-attend ng training? Kasi ganito, ganyan. Mali na nga, nangangatwiran ka pa, di ba? Kung gusto mo talagang maging successful dito, do whatever it takes. Yun ang laging sinasabi sa atin ng ating upline, ng ating leader. Tinuturo naman nila kasi kung ano yung tama eh. Tinuturo naman nila kasi kung ano yung dapat nating gawin. Ginagabayan tayo kasi, kumbaga, papunta pa lang tayo, pabalik na sila. Kung ano yung mga na natutunan nila dati, mga noon, sila yung nandyan sa posisyon natin na yan, itinuturo na nila yung tama. Kasi, napagdaanan na nila yan. Naging successful sila kasi ginawa nila yung tama. At kung ano man yung success nila na yun, tinuturo na sa atin para tayo din maging successful. Okay, so wag na tayong mga tuwiran, wag na tayong magdahilan ng kung ano-ano. Ayan, tignan mo.
Ang dami-daming nakalagay po dyan. Next up. Ang dami-daming nakalagay po dyan. Ayan lang. Wanting drama. Ayan. Defending an illusion. Complaints. Feeling superior. Feeling famous. Ganyan. Mga ganun. Dapat yun po isinanset aside natin. Bawa ako, teacher ako. Pagiging teacher ko, di alisin ko yung pagka-teacher ko dito. Kasi negosyante tayo dito, hindi naman tayo teacher eh. Kung may meron mga mentoring na ganito, o di parang tuturo ka din, nag-mentoring ka din, pero kubarin mo yung pagiging ano mo. Kasi dito, we are dealing with different walks of life, different aspects of different professions or different ano, iba't ibang klase ng tao. So, dapat alam din natin sila kung paano sila pakitunguhan, pakipagayan. At magugustuhan ka ng tao pagka, alam mo yun, mababa ang, ano, very humble ka na tao. Hindi ka mapagmataas. Okay? Madali kang lapitan, approachable ka. Tingnan ninyo to. Sabi, in a war of ego, the loser always wins. Kasi nga, dapat nating tanggalin, alisin yung ating pagiging mapagmataas. Pag inalis natin yon, magiging winner tayo, champion. Magkabaliktaran, di ba? So, anong dapat natin gawin? Kasi inaalagaan natin eh. Next up, inaalagaan natin yung ego. Alam nyo ba yun? We are feeding that giant. Para siyang higante na tumutubo doon sa loob natin. Pag lumaki yan, mas malaki pa yan sa atin, yung ego na yan, na nagiging hadlang, nagiging balakid. Bakit hindi nagiging successful sa ating goal, hindi nagiging successful sa buhay. Yun po yun. Okay, so, next po. Your ego is your soul's worst enemy. Ayan. Okay. Yung number 9, yung jealous ego, okay? Wag nating ano, alisin natin sa damdamin natin yung jealousy. Bawa ganito. Nauna ka, kaya lang mas successful yung nahuli sa iyo. Mas naging ano siya, mas marami siyang na-achieve. Wag tayong ano, yung normal lang naman yung maingit, kaya lang wag yung negative na ingit na parang kailangan mo pa siyang siraan or hindi na maganda yung feeling mo sa kanya kasi feeling mo natauban kanya or mas magaling na siya sa iyo. Wag ganun. You should consider one another na ano, healthy competition na ito. Nakapatid mo sila, nakasama mo sila, business partner mo sila. Nagkataon lang din kasi na mas masipag siya, na mas doble yung effort na ginagawa niya. Check mo rin yung sarili mo, baka kulang yung ginagawa mo kaya hindi ka nagiging mabilis yung success mo. Ganun lang yun. Always self-assessment, always check mo yung sarili mo. Okay? So, huwag nating ano, panatilihin yung selos, yung inggit sa puso natin. It's not really, it's not healthy. Hindi siya maganda. Okay? Tama. Meron pong, sabi nga, merong tamang oras sa bawat isa. Hindi naman sabay-sabay, ganyan. Basta gawin lang natin, makukuha din natin yan. Merong lahat may ano, sa atin pa rin yun kung gusto natin mabilis o mabagal. Okay? So, ayan, ego never accepts the truth. So, alisin na po natin yung ego na yan kasi yan ang talagang nagiging balakid sa ating tagumpay. Ayan. Ano ibig sabihin nito? Yung number 10, yung fake ego. Okay. Yung nagiging pretentious tayo. Nagpe-pretend tayo. So, hindi tayo totoo sa ating sarili. Diba? Masarap yung narinig ko kanina na sinabi ng mentor ko na hindi man pa tayo successful, no? Wala pa tayo masyadong resulta, pero we are doing our part, our role, na nakakapagbigay na pala tayo ng inspiration sa ibang tao. How much more pag naging successful na tayo. Dito naman, yung pagiging fake ego, we are pretending to be, pero hindi naman tayo yun.
ibig sabihin, maging totoo tayo sa ating sarili. Tapos, wag tayong umiwas sa responsibility. Kailangan, we have to face our battle. Okay? Be realistic and stop pretending. Okay? And, ito po yung napakagandang bagay na dapat nating ano, tandaan, no? Or gawin. Huwag mong i-underestimate yung sarili mo. Huwag mong i-compare. Do not underestimate yourself by comparing yourself with others. Okay? It's our differences that make us unique and beautiful. So, ibig sabihin, lahat naman tayo talaga dito patungo sa tagumpay. Kaya lang, huwag mong masyadong minamaliit yung sarili mo kung nakikita mo yung isa mabilis at ikaw wala pang resulta. Alam mo yon, lahat tayo magtatagumpay dito basta gawin lang natin yung dapat nating ano, yung gawin natin. Huwag mong i-compare yung sarili mo kasi pag kino-compare mo kasi yung sarili mo, nagkakaroon ka ng ano eh, yung inferiority complex. Nagkakaroon ka ng low moral. Tapos hindi ka na wala ka ng motivation sa sarili mo. Kasi ikaw mismo, sa sarili mo, ikaw yung nagda-down sa sarili mo eh. Huwag ganun. Kailangan yung motivation manggagaling sa'yo. You must be self-motivated. Okay? At lahat naman tayo magsha-shine in due time. Okay? So let us just do our responsibility. And willing tayo na ano, na matuto. Willing tayo na magpaturo. Kasi we are not naman ano eh, perfect eh. Marami tayong loopholes, marami tayong mga palkapalpakan, pero ang maganda kasi, meron tayong mga leaders na nag-guide sa atin. So, i-maximize natin yun. Okay? Na nakikita din nila kung ano yung next slide up. Nakikita nila kung ano yung mga mali natin. So, dahil mahal nila tayo, syempre, they have this concern at ginaguide nila tayo ng tama. Ayan. Next slide po. Okay, so next po. Ayan. So there are two things, 'di ba, na nagde-define kung ano tayo, sino tayo. Yung patience natin pag wala tayo, pag wala tayong pera, something like that. At yung attitude natin pag mayroon tayo, pag successful tayo. Ano ba yung right attitude natin? Kung wala tayo, kung wala pa tayo sa success, andito pa lang tayo sa baba, ano ba yung, gaano ba tayo ka-patient? Paano ba yung attitude natin? So, dapat dito, we always need to carry our values. Dala-dala pa rin natin yung values natin na maging successful man tayo dito, maging humble down pa rin tayo. Alisin na natin yung ego, yung pride. Kasi yun ang mag-down talaga sa atin. Okay. Next, yung other people. Number 11, yung malapit na po tayo sa number 12. Other people, opinions, ego. Ayan. Lagi tayong nakikinig sa iba, nagre-rely sa ibang tao. Sa totoo lang dito po, ano, for example, yung mga, nung bago ka lang dito, so, siguro hindi, yung iba dito kasi hindi naman, narinig nila, hindi naman sila agad nag-join kasi pinakinggan nila yung ibang tao na, ay, sasali ka sa ganyan. Ano yan eh, scam yan eh, pyramiding yan eh, networking yan eh. Ngayon, kung tatanungin mo sila, ano bang ibig sabihin ng scam? Ibalik mo yung tanong, hindi rin nila alam eh, ang sinasabi nila eh. Hindi rin nila alam, ipaliwanag kung ano yung ibinabato nila dito sa company natin. Hindi rin nila naiintindihan, ba't ka makikinig sa kanila? Yun yung point ko dun eh. Kaya lang minsan kasi, mas nakikinig tayo sa kanila. Pero, yung kaya tayo hindi nagiging successful kasi masyado nating binibigyan ng halaga. Okay? So, dito, kailangan decisive ka. Magkaroon ka ng sarili mong desisyon. Halimbawa, meron kang partner sa buhay. In-invite ka sa ganitong opportunity, sasabihin sa'yo, nagustuhan mo ba? Naintindihan mo ba? Itatanong ko muna sa asawa ko kasi ganito ganyan. Okay? So, ako kasi noon, nag-start po ako dito. Though, naging hadlang din po sa akin yung opinion ng asawa ko. Nag-decision din po ako. Kasi unang-una, I have my trabaho naman ako. At nakita ko naman ito na para sa ikabubuti rin ng mga anak ko, ng family ko. So, nagkaroon ako ng sariling decision. Kahit alam ko na ayaw niya. Later on, nagustuhan niya rin. Kasi syempre, nagkaroon naman ng magandang resulta. So, dapat ganun tayo, yung magkaroon tayo ng decision sa sarili natin.
okay? Maaring yung pinapakinggan natin na hindi naman pala tama. Okay? So, we have to follow our heart. Sundin mo yung puso mo, yung ano yung gusto ng puso mo. Yung inner voice mo, yung conscience mo, tells you what you are supposed to do. Do what is always right and syempre, live life to the fullest. Lalo na pag naging successful ang bawat isa dito sa ginagawa natin. Saan pa nga ba patutungo kundi para din naman, 'di ba, sa ating family, para sa ating mga anak ang ginagawa natin. So we offer yung success natin sa kanila. Okay? So ayan. Ito masyadong complicated na kasi ang dami nakalagay dito. Pero gusto ko lang pong i-pick yung isang ano dito, yung what real self-esteem looks. Kasi yung self-esteem kasi pag nagkaroon na po tayo dito ng ano, successful man tayo hindi pa dito, nagiging kasi natin yung mga positive values like self-confidence, self-esteem, na magigain natin dito as we do the business. Okay? So, meron lang akong gustong i-pick dito, nasabi dito, okay, what I do reflect, what I say, and what I believe. So, kailangan dito magkaroon tayo ng personal conviction yung ginagawa natin. Kailangan lang talaga nating mag-push, i-push natin yung ating sarili para makuha natin yung dito may goal eh. Di ba ginagol set tayo ng apply natin. Kailangan natin yon makuha. Ang maganda kasi naman dito, tinuturo na lahat turo sa atin yung mga dapat nating gawin. Okay? Next. Okay, ito na po yung pinaka last one. Ayan yung DIY. Ano ba yung DIY? Do it. Naman na we are working as a team. Di ba? Nasa isang team tayo with all the support ng ating grand uplines, mentors, coaches, but still, meron tayong initiative, meron tayong tinatawag na individual performance. So, kailangan nating gawin ito katulad ng pagdadirect, ganyan. Isa rin yan, nakakatulong din talaga yan. Reheading, ganyan. So, kailangan nating gawin lang, sundan lang kung ano yung tinuturo sa atin. Kaya nga, ang tawag doon, yung pinaka golden rule is yes upline, kasi hindi naman tayo tuturuan ng mali eh. Kasi pag mali yung tinuro sa atin, magiging palpak na lahat, hindi magiging successful ang buong team pag ganun, 'di ba? So yung number 12, ito na po yung last na dapat nating ano gawin, na kailangan meron tayong initiative. Okay, dito sabi nga nila, do not reinvent the wheel. Kasi meron na po tayong formula. Meron ng tested and proven na dapat nating gawin. Kasi nga, ito po ay nasubukan na, nagawa na, napagtagumpayan na ng mga leaders natin. So, ito notorious din sa atin kung ano yung tama. So, do not reinvent the wheel. Okay? Pero, sabi nga dito, kahit na we are in a group, we are in a team. Yung individual performance natin, gawin pa rin natin. Okay? So, meron tayong daily task. It ang maganda dito kasi, well-guided tayo ng mga leaders. Ang hirap din kaya na sa ganitong business, tapos walang nag-guide din. Pero syempre, dapat meron tayong initiative, hindi laging nakadepend din sa kanila. Okay? Kaya nga, yung mga leaders natin, they are encouraging us na magkaroon ng sariling group din para at least, 'di ba? Lalo tayo na lalaki tayo. Okay? So ayan. So, ayan, just love yourself enough to take the actions required for your happiness. Ibig sabihin nito ano? Enough to cut your self loose from the ties of the drama filled past, ano, mga emotions, mga alibis, dramas, excuses, lahat na yon, move on na, lahat na yon, tanggalin na. Okay? So alam nyo, napaka-powerful ng ating utak. Your mind is like a magnet. If you think of blessings, you attract blessing.
positive. And if you think of problems, you attract problems. Okay? Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. We get what we think, so think positive. Life will be automatically positive. So kung ano yung finifeed natin sa ating brain cells, sa ating utak, yun yung nangyayari. Ina-attract niya din eh. Pag negative, edi negative din. Pag positive, positive. Kaya nga dito, we always have two options. Anong mas pipiliin mo? Di mas pipiliin mo yung tama, yung mas maganda, yung positive, para maging successful tayo dito. Kasi pag hindi, doon tayo sa, alam nyo naman, ang mangyayari, pag doon tayo sa kapila, sayang, sayang lahat ng time, effort, energy. Wala tayong pupuntahan. Okay? So, happiness, success is a matter of choice, so choose it every day. Okay? Meron pa akong gustong iwan bago po ako matapos. I hope na meron kayong napulot, no? Sabi ni, ito isa sikat na actor, no? Yung isang character sa Titanic. He is very popular. Kilala nyo naman siya, di ba? Si Leonardo DiCaprio. Sabi niya, God never gives you a dream that matches your budget. He's not checking your bank account. He's checking your faith. Ibig sabihin, kung ngayon po, kumikita man tayo ng konti o maliit pa o wala pa, ang tinitignan ng Lord yung faith natin na possible makuha natin yung dream, yung big dreams natin. Kasi kung nangyari sa iba, pwede mangyari sa atin. Huwag lang natin ilimit yung ating kaisipan, yung ating mindset sa kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Huwag tayong titingin sa ngayon, sa kasalukuyan, kundi doon sa future na pwede mangyari sa atin. Kasi kung nakuha ng mga successful na tao, yung tagumpay nila, hindi imposible na makukuha. Lalo na ngayon, di ba? Sabi nga ni Upwish, walang nauna dito sa negosyo, walang nahuli. Kung kahit nahuli ka, kung mabilis ka, pwede mo pang talunin yung iba. So, nasa sayo pa rin yun. So, I do believe, no? Pagka lahat ng ito, okay? So, yung 12 things to avoid if you want to become rich na iiwasan mo. Okay, let us review. Mag-recap po tayo bago po ako mag-end. Blame ego, di ba? Know it all ego. Fearful ego. Comfort zone ego. Judgmental ego. Excuses ego. People pleasing ego. Justification ego. Jealous ego. Fake ego. Other people. Others people opinion. And do it yourself ego. Pag lahat po ng ito, iiwasan natin, tatanggalin natin sa ating sarili. Hindi imposible makuha po natin yung tagumpay. Alam niyo, sobrang touch po ako ngayon, no? Kasi yung mga host po ngayong gabi, yung dalawa, grabe, yung hiya ko sa sarili ko kasi mga top earners yan, eh. Laging monthly yan, may mga awards, may mga successful sila sa negosyo natin. Pero that you should, yung motivate mo yung sarili mo, ma-inspire ka sa story nila. Kasi dito, walang imposible kung talagang gagawin mo yung responsibility mo, gagawin mo yung duty mo, walang imposible na makukuha mo yung pangarap mo dito. As long as you have that good mindset, good attitude. Alam nyo, babalik pa rin tayo sa attitude. Sa lahat ng binanggit ko, no? Sa ego, na lahat ng klase ng ego na mayroon tayo, kung meron pa man, alisin na natin, itapon na natin, para lahat maging positive na yung mindset natin, yung negosyo na ginagawa natin na ito. Okay? So, ayun. I do hope na meron po kayo natutunan doon sa sinerge ko. Grabe, ang seryoso. Alam nyo, sa akin kasi din, nag-aaral pa lang din naman ako. Ayan. Nag-aaral pa lang din naman ako talaga. And ang maganda kasi po dito sa atin, nagkakaroon tayo ng ganitong privilegio din na share din kung ano man yung natututunan natin. And we are here as one family. And we do share our experiences, our learnings, our knowledge to each one, to one another, no? And
i-maintain natin yung ganitong kagandang relationship kasi sobrang, I know, sa iba, sa labas, nag-o-observe sila, tinitignan tayo, paano ba yung samahan natin. So, siguro, the best thing for us to do talaga sa ngayon, no, gusto ko lang po idagdag kasi we are really in the midst of, alam nyo yun, pandemic ngayon, no. We pray for each other, talaga. We pray for each other. Hindi lang po dito, paging sa labas. And I do believe, no, pag lahat po ng ito na natutunan natin sa oras na to, at ito kasi yung mga bagay na dapat nating iwasan para magtagumpay tayo sa buhay, sa larangan na meron tayo ngayon. Makukuha natin ang tagumpay within at napuputol na ba? Dugtungin muna natin. Aplina. Nag-robot ka na. Puputulin muna namin. Chabi daw, Chabi. Chabi daw, Chabi up. Chabi. Chabi, Chabi. May ari ng palayan. May ari ng palayan, di ba? Grabe yan. Ari ng palayan. Lahat na nakikita mo sa kanila. Grabe kanya yan. Grabe yan. So, yan. Paismat na lang tayo kay DJ kasi medyo nawala na siya Pina, no? So, grabe, grabe, grabe. Sik-sik, klik-klik. Pagpakan naman natin yan. Siyempre, no? Pag sinabi ng video, ano bang okay, pwede po ba tayo mag-chat dyan ng thank you, Coach Lina, para naman na, kasi nawala na po siya, ano? Sabi niya nga po kanina, baka mawala po ako. Pero sabi ko sa kanya, hindi ka mawala kasi hindi ka pa kukunin ni Lord. Mawawala daw siya ng signal. Yeah. Di ba? Di ba? So, ano sabi, igo, di ba? Igo. Yung Bisaya, medyo nakatulog na pag binato mo, igo ang tawag doon. Tinamaan ba yun? Ayan. Primo, naka-mute ka, Primo. Okay na ba? Ano ba yan? Yun, nawala si Aplina, no? Nandiyan na ba si Aplina uli? Aplina, nandiyan ka na. Hello! Oh. I'm back! Yeah, another grabe one, naman. 1 hour na lang po. Oo nga, pero timing naman up kasi patapos naman na talaga ako. Okay. So, yun. Bago po ako, ano, magusto ko po magpasalamat. Thank you so much sa lahat po ng mga nakinig at sana nakinabang kayo. Thank you po ako sa kay Upnat, kay Up Michelle, sa lahat ng mga mentors and uplines. Ayun, thank you so much sa napakagagaling na host natin ngayong gabi. Hiyang-hiya naman po ako. Thank you so much and keep safe po tayo. No, sa, oh, yun. Yun, maraming salamat Upline Lina, no? Grabe. May chat na po diyan lahat po, no? Nag-thank you na po ba? Yan. So ilan pa po tayo? 78. 79 may umaabot, may nabubuhay. No? Ah, Aprimo na, medyo nawawala ka na, igo na yung iyong boses. Sana all. Sana all, di ba? Sana all, di ba? Kung mapapansin niyo, no? Ang tumatak lang naman sa akin the word ego, yun nga, no? Sarili mo lang talaga iniintindi mo na pangit talaga, no? Meron po, lalo-lalo po dito sa atin, steam po tayo, masarap po talaga sa feeling. Pag sinabi, di ba, lahat ng bagay pinag-uusapan, hindi, porkit may, ano ka, alam ka na, may ego ka na, yung sinasarili mo, hindi mo mai-share, di ba, yung mga ego na yan eh. Pangit talaga pag na-ego ka, di ba, yung tulog ka na, tapos guard ka, halimbawa, guard. Ito, joke na nga. Guard ka, halimbawa, no, nakatulog kang ganyan. Tapos ngayon, nabutan ka ng bossing mo. No? Ang gawin mo, pag nahuli ka na tulog, mag-sign of the cross ka para malaman niya na nag-pray ka. No, joke lang. No, apre mo, nawawala talaga yung ano mo. Yung bossing mo. At tawag doon, Mr. Carte. Mahina yung boses mo, Ap. Tanggalin mo yung headset mo. Yan. Si ano si Aprimo pala for your information ano dati lang po talaga siya na ano kung nakita niyo po yung before and after ng mukha niya
grabe na ngayon, no? Kasi po nag-ano na po siya nag shout out po sa mga nag-ano diyan, no? Nobel soap, yan nagmo-Nobel soap po 'yun. Ano? Kojic soap pero hindi tumalab, ganito pa rin ang kulay, di ba? Sana oh. Akala ko mag-up. Sana oh. Grabe yan. Grabe. So, pakapiin muna natin yung natutulog, up. Oo. So sa mga nakatabi mo, singgising na po tayo. Sabi ko sa inyo, dito online tulogan, eh, nahuli namin. Eh, oh. Na-picture po namin kung sino-sino. So nag-sign out the cross yung kanina, sabi niya. Grabe yan, grabe. Pero okay lang po yan. Ibig sabihin po, no, kahit tulog yung tulog ka, pero mentality mo, di ba, gising. Nakikinig ka, kaya lang, dala siguro ng pagod, kaya nakakatulog po tayo. No? Tama, pero yun yung kagandahan, grabe. Siyempre, aplauso ba? May pagkakala tayo. Isang babae. Di ba? Sexy yan. Grabe pero yan. Pero ano, tapos, ito na, ipapakilala ko na up. Sige up. Dirada up. No, meron po tayong gaganapin na gladiator bukas po, no? So, sana po, maano nyo po yung ako, no? Kasi ako po yung magsasalita. Pero, yun nga po. Magsasalita lang naman po yun. Importante po tayong lahat doon. So, yun, yeah. Papakilala natin up. Yan, meron din akong sa akin na padagdag lang din. So, sa Team Glorious, meron din akong gathering bukas. Oo. So, napakalupit. So, kailangan kung glorious ka, dapat mag-ingay ka. So, ngayon pa lang dapat mag-ingay ka na dito, mag-chat-chat ka na eh. Ah, baka mamaya tayo na nagpipintuhan dito, yung mga downlines dito na nasa loob, natutulog pala eh. Ako nako, Up-TM, mukhang lumalabo yung ano mo, linyaw Up-TM. Oh. Tatamaan kayo sa kalabasa, Up-TM. Nako, may ano pala, palakaw, pato. Grabe, napakalupit talaga ng DJ natin. So, yun. Kahit pa pala, nawala si Up-TM. So, nawala yung linya niya. So, hindi na rin natin papatagalin. So, ipapasok na rin po dito yung ano. Yung isang magsasalita. So, dahil natapos na rin po si Ma'am Lina, so, meron tayong ipapakilala. Yes. Single na. Oo. So, update, ano, pasok na ba natin? Papakilala. Oo, natin. Siyempre, ano siya, unang-una, single siya, pero marami siyang anak, no? Malupit to. Ay, grabe yan. Grabe. Hindi siya sa ating, ano siya, nag-bills na, pero marami pa rin naging anak. So, hindi na natin papatagalin, no? Isang queen. Ina at ama ng perseverance, no? Kilala naman na natin siya lahat, no? So sa lahat, isa-isay natin yung kanyang background. So mga nakuha niya mga dito, iba na, grabe. So Primo, pakilala mo lang iyong ina. Iyon. So kinabahan ako kasi may palakang ano, tumunog. Akala ko pato. Sana oh. Sana oh. So gising ka yan, gising. Oo, so kasi may pato. Akala ko palaka. Oo, oh, diprutas na sa Iloilo, Ilonggo. Diprutas na. Akala ko si Kuyas Bayabas pala. So, kalabasa yun at kalabasa. Hindi ko nakalimutan na yan, papasukin na natin, no? Papasukin natin na yung ano, nag-iisang nanay, di ba? So mami na, okay. Nanay na. So sexy. Ito na po, sexy. Magandang babae. Kanina pa parang gusto naman ang pal, no? Wala nang iba. Hindi na natin papatagalin, pero matagal na kanina pa. Di ba? Nag-iisa. Kailangan din talaga, coach. Papainipin eh. Ito na po ang coach natin, no? Coach Natalie Horado. Horado. Yan, thank you so much. Grabe yung mga ano natin, mga DJ natin, ang lulupit. Diba? Parang ang hihinhin. Hindi makabasag pinggan. Grabe. Nakakatawa yung sinabi niya sa akin. Grabe kayo sa akin dalawa, ha? Sabi ko, lupitan niyo. Hindi ko sinabi ng awayin niyo. Sabi nila, ano, single, pero maraming anak. Ano, baboy? Grabe. Pero ang galing, ha? Type mo nga dyan kung nagustuhan mo yung tambalang glorious at payaman. I-type mo nga kung nagustuhan mo yung tambala nila para next time. Baka maulit pa yan, malay mo. Diba? I-type mo dyan kung nagustuhan mo ang kanilang tambalan. Kung nabubuhayan ka ba tuwing nag-host tong dalawang to. Ayan, so maraming nabuhay, no?
Marami ba nabuhay? Nabuhay? Marami nagising? Yung mga tulog, nagising ba? Tawa ko na tawa dito sa dalawang to eh, kasi may GC kami eh. Kaya huwag kayong matutulog, kasi itong dalawang to, malupit to. Naghahanap ng tulog. Naghahanap ng tulog. Grabe. And syempre, ayun, thank you so much sa ating mga magagaling na host. And syempre, sa napaka-sexy nating DJ. Thank you so much sa napaka-sexy nating DJ. Yan. Kain ng kain siya. Kaya sobrang sexy niya. Nahuli ka rin sa kang namin. Tapos, syempre, ang napakagaling natin, papalupit ng papalupit na ating speaker, si Ma'am Lina. Grabe, no? Sobrang lupit niya na, no? Kumbaga, every time na magtutok siya, talagang ano eh, kumbaga, nag-i-step up, gumagaling, pagaling ng pagaling. Kaya nakakatuwa lang. Kasi ang dami nating natutunan ngayong gabi na to. Diba, ang ganda ng topic niya. Ngayon, alam mo na kung ano yung 12 ego na dapat mong tanggalin sa sarili mo. Alam, kilala mo sarili mo kung ano yung, ano ka ba doon? Sino ka ba doon? Ano ba yung ego mo doon? Diba? Siguro naman ngayon makakapag-adjust ka na. Kasi kapag yun, tinanggal mo lahat, yung 12 ego na dapat tanggalin, dito sa negosyo natin, magiging successful ka. Kasi sabi nga nila, di ba, dito sa negosyo natin, ang kailangan natin dito, tamang mindset at tamang attitude. Kahit na anong galing mo dito, kahit na anong galing ng skills mo, lagi mong tatandaan, yung skills, natututunan yan. Pero yung attitude, mahirap yan ayusin. Kaya ngayon pa lang, i-correct mo na kung ano man yung attitude mo na sa tingin mo nakakapagbagal sa'yo, nakakasira sa negosyo mo, di ba? Kung bakit hindi ka kumikita pa ng mabilis, kung bakit bumabagal ka ngayon, malamang meron ka kasing attitude na dapat mong tanggalin at i-adjust. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, start ka na unti-unti, adjust, adjust, adjust. Okay? Kasi nga, kahit na anong galing mo dito, pagsablay ang attitude mo, babagsak at babagsak ka. Yung galing mo, madali kang akyat kasi magaling ka, magaling ang skills mo, pero pag akyat mo, pagsablay ang attitude mo, lalagok ka pababa. Lalagpak, tama, lalagpak pala. Lalagpak ka pababa. Kayo ngayon pa lang, ayusin mo na yung attitude mo. Tamang mindset, tamang attitude. Wag kang, kasi may kakilala akong ganyan eh. Actually, kanina yung lahat ng binanggit niya, ang dami kong kilala at ang dami ko ring na-handle na leaders na ganyan. Talagang nakitaan ko sila ng sobrang pride. Alam mo yung sobrang galing niya sa skills, pero kung ano yung attitude niya, yun din yung nagpabagsak sa kanya. Ang galing niya, ang bilis niya eh. Dahil sa sobrang ganda, sobrang galing niya sa skills, ang bilis niyang umangat. Ang bilis niya nakuha yung resulta niya. Ang bilis niyang kumita ng malaki. Ang bilis niyang na-awardan. Kaya nga lang, pagdating niya sa taas, akala niya alam niya na lahat. Nakalimutan niya na lahat. Nakalimutan niya na yung mentor niya. Nakalimutan niya na yung direct upline niya. Nakalimutan niya na yung mga taong ano, nag-handle sa kanya, nagturo sa kanya, nag-guide sa kanya. Nakalimutan niya yung mga crossline niya na nakatulong din sa kanya. Mga downline niya na nakatulong sa kanya. Nakalimutan niya na lahat. Akala niya magaling na siya. Akala niya alam niya na lahat. Kaya alam mo kung ano nangyari sa kanya? Ang bilis niyang bumagsak. At ngayon, hindi ko na siya nakikita. Biruin mo yon. Kasi nga dahil sa attitude. Dahil sablay ang attitude. Kaya napaka-importante po ng attitude, ng tamang mindset dito sa negosyo natin. Yan kasi yung mag-aangat sa'yo pataas. At yan din yung mag-i-stay sa'yo kung nasaan ka man ngayon. Kung nasa taas ka na, yan yung mag-i-stay sa'yo. Magpapa, ano tawag doon? Hindi ko mga Tagalog ng tama ah. Magpapa-stay sa'yo sa taas yung attitude mo. Kaya gamitin mo ng tama yung attitude mo. Yung ego, pwede mo yung magamit sa mali, pwede mo yung magamit sa tama. Dalawa lang naman ang option mo dyan eh. Yung ego, gamitin mo sa yung pride mo na yan na tinatawag, gamit yung alimbawa sa pagkuha ng awards, di ba? Pride mo yan, pero nagamit mo siya sa tama. Di ba?
yung pag-hit mo ng awards, yung pag-income mo ng malaki, pwede mo yan magamit sa tama yung ego mo. So gamitin mo sa tama yung ego. Gamitin mo sa tama yung pride. Kasi pag nagamit mo yan sa mali, nako, yan ang makakapagpahamak sa'yo. Yan, diyan ka masisira. Masisira yung pangalan mo, masisira mo yung sarili mo. Masisira ka sa mga taong sa paligid mo. Yung mga nagtitiwala sa'yo, masisira ka din sa kanila. Kapag hindi mo natanggal yung ego, pag hindi mo natanggal yung pride, pag hindi mo naayos yung ugali mo, mahihirapan kang yumaman dito. Yung po yung totoo. Mahihirapan kang yumaman dito, mahihirapan kang maging successful, mahihirapan kang umangat pag hindi mo naayos ang mindset mo at ang attitude mo. Kaya napaka-importante po ng mindset at attitude. Lagi po tayong maging humble. Kahit na anong marating mo dito, maging humble ka lang. Sa mga mentor mo, sa upline mo, sa downline mo, sa crossline mo, always maging humble ka lang. Huwag mong ilagay, kumbaga pag kumita ka na dito ng malaki, huwag mong ilagay yung pera sa utak mo. Ilagay mo lang siya sa bulsa mo. Gamitin mo siya ng tama. Huwag kang ano, kumbaga huwag kang lumaki yung ulo mo. Diba? Baka mamaya umangat ka lang, lumaki yung ulo mo, kumita ka ng malaki, lumaki yung ulo mo para ng hydrocephalus. Nakakita ka na ba ng hydrocephalus? Tama ba yun? Yung lumalaki yung ulo? Diba? Mahirap po yun. Mahirap bitbitin ang ulong malaki. Diba? So guys, hydrocephalus, tama ba? So guys, ano lang po, always be humble. Kung alam mo kung ano yung mali sa'yo, yung dapat mong i-adjust, i-adjust mo. Yung dapat mong i-correct sa sarili mo, i-correct mo. Kung hindi mo siya kaya ng isang bagsakan, pwede mo siyang unti-untiin. Diba? Parang pay-in lang siya. Diba? Kung hindi mo siya kaya na sa tingin mo, ang dami mong kailangan baguhin sa sarili mo, ang dami mong ego, baka mamaya, 12, yung kaninang 12, nasa iyo lahat. Nako, patay tayo dyan. Kung nasa iyo lahat yung 12 na yun, unti-untiin mong tanggalin, unti-untiin mong ayusin. May pag-asa ka pa. Basta ang importante lang, gusto mong magbago. Willing ka na magbago. Willing ka na magpa-guide. Willing ka na magpatulong na matanggal lahat ng ego sa sarili mo. Maayos at maayos mo yan. And syempre, humingi ka ng guidance kay Lord na matanggal mo yan. Diba? Hilingin mo sa Kanya na matanggal mo yan. Tutulungan Kanya, tutulungan ka namin. Diba? Magtutulungan tayo para maging tama yung mindset at attitude ng bawat isa. Okay ba? So, syempre, announcement. Thank you so much, Ma'am Lina, ha? So, next time ulit. Naku, magiging suki yata si Ma'am Lina. Sino kaya yung next teacher na magiging guest speaker natin? So, announcement lang po sa mga trainings natin, guys. Lalo na po, welcome po sa lahat ng bago. And sa mga hindi pa po member, welcome din po. Kasi kung nakita mo na yung negosyo, na-explain na sa'yo, huwag ka na magdalawang isip, na isubukan mo tong business na to. Hindi ka lang kikita dito, hindi lang magbabago ang buhay mo. Magbabago din yung mindset mo, magbabago yung attitude mo, magkakaroon ka ng tamang landas, di ba? So, try mo lang. Wala masamang sumubok. Subok lang. Nandito kami. Kami yung tutulong sa'yo. Pa-shoutout daw. Sino yung papa-shoutout? Hindi ko makita dito eh. Shoutout si Ma'am Benalyn Baroga. Shoutout. Welcome po, Ma'am Benalyn. Yan. Buti na lang nakita ko. Yun. Guys, meron po tayong everyday training. Diba? Yun yung maganda sa negosyo natin kasi lahat po pinoprovide dito. Kung hindi mo alam, lahat dito matututunan mo. Yung negosyo na to, lahat dito ibibigay sa'yo. Lahat ng kailangan mo, lahat ng dapat mong matutunan, pinoprovide po ng training natin. So everyday, meron po tayong 3 p.m. training sa company natin. And every 8 p.m., meron naman tayong group training. Everyday po yun. So ikaw na lang ang kulang. Kailangan mong ibabad yung sarili mo sa training para lahat ng tanong mo dyan sa isip mo, masagot sa training kumbaga malaman mo yung pasikot-sikot sa negosyo natin, 'di ba? Maintindihan mo yung business. Syempre kailangan mag-training ka na mag-training, 'di ba? Kumbaga maging uhaw ka sa training
'Di ba? Hindi mo na wag mo nang hintayin na si mentor pa 'yung magsabi sa iyo na pumasok ka dito. Pag nag-send si mentor ng link sa GC, pumasok ka na agad. Kasi para sa iyo po 'yan. Okay? Kanina nag-announce na naman sila no ng kanilang si Gladiate, si Glorious nag-announce na ng kanyang training. So Ma'am Michelle, meron ka bang announcement na training mo? Ang ating DJ. Hello? Ayan, nagkalaw kasi mag-e-echo. Ayan na, pinanounce na ni JM kagabi. Kanina. Ang halang. So, inannounce na po ni FJM mamay kanina. So, meron po kaming gladiators training gathering tomorrow. So, 8 PM yon. And ano na lang din, yung sa company, this coming Saturday. So, mas maganda hakot po tayo December. September 25 po yun. 5 PM yun ang hapon until 10 PM. So, mas maganda. Maka-attend tayo lahat doon. And hako tayo. Yun yung perfect time para makapag... hanap or makapag ano, yun yung perfect time guys para makapagdala ka ng invites kasi sobrang lulupit ng mga guest speakers doon ng buong company. And of course, Spiders awarding. So this coming, ano na yun, up, diba? Thursday. So yun, huwag kayong mawawala. Oh, yun lang naman. And magpadami pa tayo. Tama, tama. Buti na lang naalala mo, no? Grabe yung kuting mo, Madam Lorna. Natatawa ko yung... Grabe ang kuting ni Madam Lorna. Supportive sa kanya. Ayun, so wag niyong kakalimutan, no? Buti na lang naalala ni Ma'am Michelle, no? Sa Saturday, wag ka mawawala. 5 PM po. Kailangan nandun ka na agad. Kumbaga, yung pagkain mo, itabi mo na. Itabi mo na diyan sa ano mo sa table mo para habang nakikinig ka kumakain ka, 'di ba? Kasi 5 to 10 PM po 'yun. Kailangan hindi mo siya ma-miss. Kumbaga, hindi ka mawala kasi para mapakinggan mo simula umpisa hanggang matapos. Okay, simula umpisa hanggang matapos, huwag na huwag kang aalis doon sa training na 'yon. Kasi marami kang matututunan doon, mga may-ari po 'yung magsasalita doon at mga malulupit na international top earner ang mga speaker natin doon. Kaya huwag na huwag mong hayaan na hindi mo 'yun mapakinggan. Magdala ka ng mga invites mo, mga follow-ups mo, pwede rin po sila doon. Libre lang yun, kaya samantalahin po natin. Libre lang po yun. Okay? And hindi mo mababayaran ng pera po lahat ng matututunan mo doon. Okay? Kaya huwag na huwag ka mawawala sa Saturday. And sa Thursday, ang Spiders Awarding, supportahan po natin yung ating mga awardees. Okay, yung mga kung grupo mo, support mo yung grupo mo para at least ganahan naman yung ating mga speaker noon, no? Para mas marinig mo din kung paano ba nila ginagawa at saka yung mga strategies nila and techniques kung bakit sila laging awardees and bakit sila kumikita dito ng malaki. Okay? So, bago tayo Ay, grabe, malapit na nga ang birthday ni Madam Michelle. Niyang edad, pero bata pa rin naman. Grabe yan. Then, bago tayo matapos, pwede bang mag-pray and mag-picture pala? Makakalimutan ko na naman. Madam Michelle, pwede ba tayo mag-picture? Sige, up. Tapos grabe. Sige, up. Patugtog na rin ako ng para sa'yo. Sige, up. Magpipicture ako, pero ano, up, ang makukuha lang sa picture yung mga bumati. So, yung mga hindi bumati, magsialis na kayo. Joke lang. Charot lang yun. Chika-chika lang. Okay, sige, up. Magpicture ako. Nasaan si, yung dalawa nating pogi post. Picture na tayo. Yes. Ring ring, call me ring ring. Kung gusto mong magdala pa ako ng movie. Guys, one, two, three. Ring ring, call me ring ring. Baby, we can hit it up. Okay, press on. Happy birthday. Sa'yo ang pagdating. Yan, sa papo. Sa'yo ang inumin. Happy birthday. Yan, one, two, three. Okay, wait lang. Another page. Meron pa po. Sandali lang. One, two, three. Another one. Meron pa po. Sandali lang.
Okay, last page. Okay na. Yes. Ring ring, call me ring ring. Yan, so pray naman tayo. Happy birthday, Madam Michelle. Pero hindi pa naman ngayon talaga yung birthday niya. Ano, malapit na. Hintayin natin yan. Let's pray. Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan, pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin, at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Thank you so much po sa lahat po ng umaten. Maraming salamat. God bless po. And take action lang po tayo sa lahat po ng natutunan natin ngayong gabi na to. Maraming salamat sa speaker and sa ating malulupit na host and syempre sa ating DJ na sexy and magandang speaker, Ma'am Lina. Happy birthday, Abden! Sa sexy mo! Ikaw ang binibigay.